Ang sabi ng karamihan, kailanman hindi naging mali ang pag-ibig. Pero paano kung ang taong iyong pinagkatiwalaan at minahal ng sobra ang siya palang mali? Si Christine Salvacion, isang babaeng nagtiwala sa isang lalaki. Umibig kasi siya sa isang construction worker na malapit sa kanila. Simpleng dalaga lamang siya at nangarap na matapos ang kursong kinuha. Pero dahil araw-araw siyang napapadaan sa isang ipinapatayong gusali ron, hindi maiwasang makita niya ang mga trabahador ng lugar. Isa na si Saint Valdemore. Nabihag siya sa gwapo at pagiging gentleman nito. At dahil unang pag-ibig, ibinigay niya ang lahat maging ang kanyang pagkababae. Pero gumuho ang mundo niya nang matapos ang project at bumalik sa Maynila ang kanyang kasintahan. Sinabi nitong babalikan siya, ipinangako ang kasal kaya't gano'n na lamang ang galak sa kanyang puso. Ngunit inabot ng buwan at walang sign na bumalik. Kaya nagpa siya na lamang siyang sorpresahin ito sa address na ibinigay nito bago sila naghiwalay. Sa isang kilalang subdivision siya napadpad at halos madurog ang puso niya sa nakita. May asawa na ito. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Paano na siya ngayon? Paano niya bubuhayin ang bata na walang ama? Dahil doon, nagpa siya na lamang siyang lumayo dahil ni minsan hindi niya pangarap na maging isang mistress. Maaga pa lang, abala na si Christine sa pagbubukas ng maliit niyang bake shop. Ilang taon na rin simula nang mamuhay siya kasama ang tatlong gulang na anak. Tatlong taon na ang nakakalipas nang mismong siya ang makaalam ng lahat. Bakit, Sane? Bakit mo ito nagawa sa akin? Niminsan sa buhay ko, hindi ko ito pinangarap. Ni hindi ko ito gusto, pero bakit? Bakit wala kang sinabi? Luhaan ang kanyang mga mata. Kakaalis lamang niya sa tapat ng gate ng mga Valdemore. Ngunit nang makita siya ni Zane, ay kaagad siya nitong sinundan. I'm sorry, magpapaliwanag ako, Christine. Please, let me explain everything. Nagulat siya nang bigla siya nitong kinabig upang yakapin. Nagpumiglas at kumawala siya sa mga bisig nito. Minahal kita. Binigay ko ang lahat sa iyo, kahit labag sa loob ko. Binigay ko yung gusto mo. Pero bakit? Ano bang pagkakamali ko para paglaruan mo lang ako ng ganito? Pilit niyang nilalabanan ang sobrang sakit ng damdamin. Pinilit niyang magpakatatag at iniwasang umiyak. Ngunit kahit ang kanyang mga luha ay pinagtaksilan siya. Please, Christine, makinig ka muna. Sabay silang napatingin nang mula sa likuran ni Sane ay may babaeng lumapit. Ikaw ba? Ikaw ba ang kumakalantari sa asawa ko? Malandi ka! Hindi niya iyon napaghandaan nang biglang dumantay ang palad nito sa kanyang pisngi. Ayela, stop it! Hinawakan ni Sane ang braso nito at hinila palayo sa kanya. Hindi, hindi siya kabit. Ayaw niyang maging kabit, ngunit bakit? Mama, bakit po ikaw nakry? Agad niyang pinunasan ng luha ng suot na apron at humarap sa anak niyang si Sayan. Pilit nang umiti upang itago ang kalungkutan. No baby, napuwing lamang si mama. Sige na, balik ka na sa loob. Aayusin lamang ni mama ang istante natin ha. Tinignan siya nito ng diretso sa mga mata. Ano mo'y sinisipat kung totoo nga ba ang kanyang sinasabi. May hawak pang milk bottle ang baby niya. Napakaganda ng anak niya. Mahaba ang buhok nito. Makinis ang balat kagaya ng sa kanya. May matambok na mga pisngi na lagi niyang hinahalikan. Minsan sa tuwing may bumibili sa bakery, hindi mapigilan ng mga customer na ito'y buhatin. Sanay na si Sayan sa mga tao kaya hindi ito umiiyak. Sige na baby. Pinisil pa niya ang ilong nito kaya napapikit ang anak niya. Laging nangyayari sa kanya yun na parang kasalanan niya ang lahat dahil naging kabit siya. Pero sino bang babae ang gustong maging kabit? Siguro nga, hindi lahat ayaw maging kabit. May ilan na kahit alam nilang mali ay tuloy lamang dahil sa pera o kung ano man ang hinahangad ng mga ito kaya nila iyon ginagawa. Pero siya hanggat maaari, hindi niya nais na makasira ng pamilya dahil naranasan niyang mawala ng ama dahil sumama sa ibang babae ang kanyang tatay. Hindi rin kinaya ng ina niya kaya nagpakamatay ito. Ngayon, sila na lang ng anak at ng kapatid niyang si Christian ang magkasama sa buhay. Wala ito ngayon dahil may inayos para sa pag-aaral nito next month. Tiniis niya ang panghuhusga ng ibang tao. Hinayaan niya ang palipadhangin ng mga kantsaw ng mga ito.
Hindi niya ginusto kaya siya lumayo. Hindi niya ginusto kaya siya ang kusang nagparaya. Dahil ano ba ang magagawa niya? Dahil hamak lamang siyang kirida ng pinili niyang lalaki upang sana'y mamahalin ng lubos. Hindi niya alam, wala siyang alam kaya bakit siya sinisisi ng karamihan at ang mga kamag-anakan. Maririnig niya minsan na kagaya rin siya ng kanyang itay, pero hindi sila magkatulad. Kaya nga siya lumayo sa lalaking pinakamamahal dahil alam niyang mali. Pero bakit? Bakit patuloy siyang kinukutya at pinagtatawanan? Dahil ba minsan siyang naging kabit? Mama, I want to watch Coco Melon, please. Okay, sweetie. Tumayo siya at tinungo ang kanyang opisina. Binuksan niya iyon, ngunit sakto namang tumapat sa balita. Patay na ang asawa ng sikat na engineer na si Mr. Sane Valdemore dahil sa stage 4 breast cancer. Natigilan siya at kaagad na inilipat ang channel nang humawak si Zion sa kanyang binti. Umupo ka na dyan, aniya sa bata. Sino po si Sane, mama? Is he an artist, mama? Napalunok siya ng ilang beses. No, baby, don't mind him. He is nothing. Ang sinungaling ng hayop, construction worker ba? Puro kasinungalingan ang alam ng demonyo niyang ex. Hindi niya natapos ang kurso dahil sa pagbubuntis niya kay Saya noon. Naisin man ni Christine, hindi niya kaya, lalo na ang pangkukutya sa kanya ng mga kaklase at kanyang kakilala. Kaya nga't napilitan siyang lumipat na lamang ng lugar. Kahit hirap, nagtrabaho siya. Kahit hirap, kinaya niya dahil kailangan niyang kumita ng pera para sa kanilang mag-ina. Ate Tin, napatingin siya sa kapapasok na kapatid. Mas matangkad ito sa kanya. Gwapo si Christian at hindi halatang 19 years old dahil masyado itong matured sa edad nito. Para na nga itong tatay kong titingnan, ngunit kahit ganun, nagpapasalamat siya dahil malaki ang naitutulong ni Christian sa bake shop nila. Inuupahan lamang nila ito kay Mang Temyong at buwan-buwan sila kumagbayad. Mabuti na lamang at mabait ang mga tao sa lugar na nalipatan nila. Hindi kagaya ng sa dati nilang tinitirhan na puro perfect kung manghusga ng kapwa. May second floor ang bahay kung saan naroon ang kanilang kwarto. At itong first floor ay ginawa nilang maliit na bakery. Total mahilig naman siyang mag-bake. Ang puhunan niya ay mula sa ipon niya nung nagtatrabaho pa siya. Mabuti na lang at meron siyang naipon. Kamusta ang lakad mo? Tila pagod na ibinagsak ang katawan sa sofa. Napadipa pa ito roon. Ayos lang ate, nakapag-entrance exam na rin ako. Anito na ang mga mata nakatuon sa kisame ng kanilang bahay. Mabuti naman, kahit si Christian na lamang ang makapagtapos sa kanilang dalawa upang kahit papaano maging proud ang ina niya sa kabilang buhay. Ate, si Sayen, nandun sa harap ng TV. Napangiti ito tumayo, tinawag ang pangalan ng kanyang anak. Mabait na kapatid si Christian at tito sa kanyang anak. Minsan, makulit din ito lalo na kapag may hinihingi. Masaya naman siya kahit sila lamang ang magkakasama. Araw-araw, abala si Christine sa pagluluto ng mga tinapay. Nagpapa-order din siya ng mga cakes sa kahit anong okasyon sa kanilang lugar. Pabili! Ano ang sa inyo, Ate Lucy? 20 na pandikoko at 20 rin dito sa Monay Teen. Kahit sapat lang ang kita sa araw-araw, ayos na yun sa kanya. Salamat, Ate Lucy. Balik ka ha. Aniya rito. Ay oo naman, ayon lang ang amin sa tapat ninyo eh. Biro nito, kaya natawa siya. Sa araw-araw ng buhay niya, pinipilit niyang iwaksi ang nakaraan, namumuhay ng may takot sa Diyos. Pero sa tuwing naaalala niya ang nangyari nun, hindi niya maiwasang maiyak, lalo na at parang siya pa ang sinisisi ng mga nakakakilala sa kanya. Oo nga't pilit niyang nililimot ang nakaraan pero hindi niya magawa, lalo na at ramdam niyang minumulto siya ng kahapon, kagaya kanina. Saktong pagbukas niya ng TV, mukha agad ng hayop niyang ex ang tumambad. Minsan, napapatanong siya kung bakit ayaw siyang tantanan ng kasalanang hindi naman niya kagustuhang mangyari. Ate, pwede bang dalhin ko si Sayan sa mall? Pumihit siya paharap sa kapatid niya. Bakit naman? May bibilhin lang ako mga gamit para sa susunod na buwan. Masyado kasing mainit dito. Isa pa, para makagala naman itong cute kong pamangkin. Huwag kang mag-alala ate, akong bahala sa kakulitan nito.
Tumaas ang isang kilay niya. "Please, mama. Behave ako doon, mama. Promise po, mama." Natawa siya. Hindi pa kasi talaga straight kung magsalita ang anak niya. Buhat ito ng tito nito at parehong nagmamakaawa ang mga muka. "Okay, pero babantayan mo yan ha. Pag may nangyari dyan, makakatikim ka talaga sa akin." "Yes, ate. Akong bahala dito." Itong buhay ang pinili niya kaya siguro pangangatawa na lang niya. Wala rin naman siyang ibang choice kundi ang manindigan. Kahit alam niyang patay na ang asawa ni Zane, hindi niya alam na may sakit ang babae at kahit naman sinampal siya nito noon, hindi naman niya nais mawala ito. Pero bakit ba? Ano bang pakialam niya? "Bye, ate." Paglabas ng dalawa, kumaway pa si Christian. "Bye, ate." Sinundan ni Zion. "Not ate, baby. Sabihin mo, bye, mama." Utos ng tito nito. "Sabihin mo, bye, mama." Natampal na lamang ni Christian ang noo dahil sa kakulitan ng pamangkin. "Bye, mama." Napangiti siya. "Bye, baby." Tinanaw pa niya ang dalawa habang naglalakad patungo sa sakay ng tricycle. "Tito, I want that toy, please." Tinignan ni Christian ang tag price ng stuffed toy na itinuro ni Zion. "Hala, ang mahal, baby. Wala tayong ganyan kalaking pera." Paliwanag nito sa bata. "But I want it, tito." Bigla na lang nalukot ang mukha ng bata. "Sa susunod na lang, okay? Kasi kapos ang pera natin. Bibili pa si tito ng mga gamit sa school." Pumantay ito sa bata at pilit ipinaliwanag ang nais. Tumahimik si Zion at tinignan nito si Christian. "Okay." Umiti ang lalaki at hinawakan ng palad ng bata. Habang pumipili si Christian ng mga notebooks, ay hawak nito ang palad ni Zion at dahil sa sobrang paghahanap ng gamit, hindi nito napansin na nakawala sa palad nito ang bata. "I know, okay? Stop worrying, I can do it. Okay, I have to go. Marami pa akong trabaho." "Oops, sorry mister." Naibaba ni Zane ang telepono at tumingin sa nagsalita. May nabangga siya o may bumangga sa kanya habang papasok ito sa mall para bilhin ang inuutos ng kanyang ama. "Sige na dad, I have to go." Sinundan niya pa iyon bago tuluyang ibinaba ang cellphone. Pahakbang na ang batang babae nang pigilan niya ito. "Hey sweetie, where are you going?" Sinipat kung may kasabay ba ito, ngunit sa tingin niya ay wala itong kasabay. "I don't know a stranger." Napangiti siya. Napakaganda ng batang ito at ang kintab ng buhok na mahaba. May ipit pa iyon na may ribbon na kulay purple sa magkabilang bahagi ng ulo. Natigilan siya at pinagmasda ng mabuti ang bata. Sa tingin niya, may kung sino itong taong kahwig pero hindi niya maalala kung sino. "What's your name, sweetie?" Hula niya na hiwalay ang bata sa ina o kung sino mang kasama. "My name is Zion and I am 3 years old. My mama is..." "Zion!" Tumingin sila nang sabay sa sumisigaw at nang makita ng bata ang lalaki, nagliwanag bigla ang mukha nito. "There he is! You found Zion, tito!" Napapalakpak pa ito para tuloy siyang nainggit dahil may napaka-cute at adorable na baby ang kung sino man habang siya heto. Patuloy pa rin nagsisisi kung bakit hindi man lang niya naipaliwanag sa babaeng mahal ang lahat ng nangyari. "Thank you sir, pasensya na po, hindi ko napansin na nawala na pala sa pagkakahawak ko ang pamangkin ko." Hawak niya sa pulso ang bata pero nang kunin ng lalaki parang ang hirap namang ibigay rito. Nag-aalangan pa siya. "Ikaw ba ang tito?" Aniya sa seryosong tinig. "Next time, huwag mo nga hayaang mawala sa paningin mo ang bata. Dahil marami ang mga masasamang loob ngayon." "Pasensya na po sir at salamat po talaga." "Patay na naman ako nito kay ate kapag nalaman niya." Pabulong-bulong pa si Christian. "Bye stranger." Kumaway ang bata nang buhati ng tito raw nito. "Bye sweetie." Ngumiti siya kahit ramdam ang biglang pagkalungkot dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. "Sir, are you okay?" Napaayos siya ng tayo at muling itinuon ang atensyon sa hawak na plano. Naroon din ang foreman at ang architect pero sandaling nawala sa wisyo ang isip niya kaya hindi siya nakasagot sa mga tanong nila. I'm sorry. Saan na nga ulit tayo? Aniya, itong mga nakaraang araw, parang ang bigat ng pakiramdam niya.
Para kasing may kung anong gusto siyang gawin pero hindi naman niya alam kung ano yun. Simula nang mamatay si Ayela, doon niya lang naranasan ang maging malaya sa lahat dahil noon wala siyang ibang ginawa kundi sumunod sa gusto nito. Sinusunod lamang din niya dahil may taning na rin ang buhay. Kung hindi dahil sa pamimilit ng dad niya at pangako niyang pasasayahin ang kababata, baka talagang hindi niya ito pinakasalan, pero iyon din ang naging kapalit ng pag-alis ni Christine. Kasalanan niyang lahat ng ito, walang ibang dapat nisisihin kundi siya lang mismo. Bukod sa gago siya, hindi niya nagawang makita ang totoo niyang mahal. Nangako siya ng kasal, ngunit hindi natupad. Nasaktan niya ng sobra at iyon ang kanyang pinagsisisihan. Hanggang sa ngayon, umaasa siya na magkikita pa rin sila ng dalaga. Sana lamang hindi pa siya huli, dahil kapag nagkataon, baka... Sane, umupo ka kaya muna. Mukhang natuliro ka na naman dyan. Don't worry, ako na munang bahala sa site. Maging si Greg, nag-aalala na rin sa kanya. Ang architect na talagang kanyang maaasahan, ang kaibigang nakakaalam ng lahat. May bago silang ipinapagawang building here in Cavite. Maganda ang lugar dahil kakaunti lang ang mga bahay at hindi rin mahirap ang daanan papasok. Ngayon ang groundbreaking kaya narito siya pati ang may-ari. Ngunit wala talaga siya sa wisyo ngayon para magsimula. Kung hindi nga lang din sa dad niya, hindi muna siya magtatrabaho. Mas pipiliin niyang maupo sa harap ng tambak-tambak na mga papeles at mga request ng mga clients. Isang construction company ang meron sila. Kaya kadalasan, ang mga clients nila ay mga mayayaman na nagpapagawa ng mansyon, mga buildings at mga resort. Pasensya na Greg, natawa na lamang ang kaibigan. Why? Bakit kasi hindi ikaw ang maghanap kaysa sa mga pulpul na mga PI na kinukuha mo? Pinipirahan ka lang ng mga yun. Ilang beses ka na bang nagpalit ng private investigator? Di ba nakaapat ka na? Matagal na paghahanap, mas maraming kita. Kaya imbis si asa mo sa mga yun ang paghahanap kay Christine, bakit hindi ikaw? This man knows everything about him. Bumuntong hininga siya. Sa lalim niyan baka umabot ka na sa pinakailalim ng dagat. Ang paghinga niya ang tinutukoy nito. Oh here, have a bite. Napatingin siya sa hawak nitong plastic. Bread? Oo, masarap. Have some. Nabili ng tauhan mo sa bakery sa di kalayuan. Wala namang sali-salitang kumuha siya at agad na kumagat sa hawak na Spanish bread. Nangalahati agad yun kaya napakamot na lang ng batok si Greg. Good night, baby. Inabot niya ang bottled milk sa anak at kinumutan ito. 8 PM na kaya kailangan na nitong matulog. Isa pa kailangan niyang magluto dahil sa bagong site na ipinapatayo sa kabilang kanto. Medyo matumal kasi ang bentahan nitong mga nakaraang araw. Ngunit nang malaman ni Christine na may bagong construction site na gagawin ay tila sumigla siya. Next month na rin kasi ipasukan na at mas mahihirapan siya sa dami ng gastusin. Bukod sa allowance ni Christian, tuition ay may tubig, kuryente at bahay pa sila. Iba pa ang bakery niya, idagdag pa ang gatas at diaper ng kanyang baby. Parang gusto na nga niyang sumuko na lang, pero kapag sumuko siya ngayon, paano na ang umaasa sa kanya? Kaya kahit pagod na pagod, kailangan niyang magpatuloy. Good night, mama. Dinampian niya ng masuyong halik ang noo ni Sayen. Tatalikod na sana siya matapos ayusin ang kumot at buksan ng lampshade nang muling magsalita ito. Mama, do you know my stranger sa mall? He talk, he smile, I think he likes me, mama. Nagtaka siya, muling lumapit sa anak at naupo sa gilid ng kama. Stranger? What stranger, anak? I think, mama, nakita niyo na po siya. Yun pong nasa news last day, para pong yun. Ate, pasok ako ha. Nagtakip ng bibig si Sayen nang marinig ang tinig ng tito mula sa nakabukas na pintuan. Natawa pa ang anak niya kaya nagpalipat-lipat ang tingin. Christian, may nangyari ba sa mall kanina? No, why? May sinabi ba si Zion? Wala yun, nakasalubong lang namin yung stranger na sinasabi niya. Pauwi na kami nun, nang makiutan siya sa bata kaya ayun, tumigil at kinausap si Zion. Hindi siya nagsalita, tinitignan lang niya ang kapatid niya. Tara na kasi, marami pa tayong lulutuing tinapay. Matutulog na yung si Little Zion. Itinulak siya nito.
Good night, Cyan. Pahabol pa ni Christian bago nito isinara ang pintuan ng silid ng kanyang anak. Ang buhay niya ay para talagang isang drama. Yun nga lang, siya itong kontrabida sa love story ni Zane at ni Ayela. Pero mukhang sad ending din ng mga ito dahil namatay ang babae. Pero kahit ganun, hindi siya umaasa na magkakabalikan sila ni Zane dahil unang-una, maayos na siya kasama ang kanyang anak. Oo, mahal niya. Pero sa isiping kabit siya ay hinding-hindi na siya babalik sa lalaking yun. Kahit kadalasan ay tinatanong siya ni Zayn kung sino ang papa nito, ang lagi niyang sagot, nagtatrabaho sa malayo at matagal na matagal pa bago ito umuwi. Sa mga susunod na taon siguro, baka sabihin niya kay Zayn kung sino ang ama nito. Ngunit sa ngayon, hahayaan niya munang maniwala ito sa kasinungalingan niya. Hindi niya ipagkakaitang anak. Bigyan lang siya ng panahon upang paghilumin ang bitak sa puso niya na kagagawa ng ama ng kanyang anak. Ilan ho? 200 pesos na pandesal, miss. Mukhang isa ang lalaki sa mga trabahador sa bagong site na itinatayo. Mabuti na lang at mukhang makakatulong ng malaki sa kanyang mga ito, lalo na't marami siyang bayarin. Bakit ho, kuya? Naitanong niya nang mapansing hindi mapuknit ang titig nito sa kanya. Nagkamot ito ng ulo. Sa banta niya'y binata ito. Naalala niya tuloy ang nakalipas. Nakalipas na purong kasinungalingan. Ang ganda mo kasi. Nahihiyapan itong sagot. Ah, salamat. Aniya, sabay abot ng binili nito. Sakto namang 200 ang pera nito, kaya wala ng sukli. Ikaw ba ang may-ari ng bakery na to, miss? Ah, opo, ako nga. Pati nagluto ng mga tinapay? Kasunod na tanong nito, tumango siya. Magsasalita pa sana ito nang may dumaang mamahaling sasakyan sa mismong harap ng kanyang bakery. Kulay maroon iyon na Montero Sport. Ay, sige miss, nandyan na si engineer. Ah, ayun pala ang sasakyan ng engineer nila. Naibulong niya sa hangin habang nakasunod ang tanaw sa papalayong sasakyan. Mama, can I play outside? Nakangiti ito at nakatingin sa kanya. Naghohorno kasi siya ng mga dagdag tinapay dahil kakaunti na lamang ang nakadisplay sa istante. Medyo nakakapagod pero keri lang para kasi ito sa bayarin. Hindi pwede anak, dito ka lang sa loob. At isa-isa nang ipinasok sa oven ang mga nakahandang lulutuin. Why mama? Wala pa san mama. You said a while ago, may sun pa kaya init doon sa labas, but now mama wala na po eh. Maraming truck ang nagdadaan sa kalsada, baka kumapano ka, wala kang kasama doon. Sa huli, tinapunan niya ito ng tingin at nakita niya ang paglukot ng mukha nito. Nag-cross arm pa at tumaas ang isang kilay. Oops, stop that, bakit ganyan ka kung tumingin kay mama ha? Inayos nito ang sarili. Sorry mama, kasi marami akong playmate doon, tapos ayaw mo ko pa go outside eh. I'm so bored here mama. Oh sige, ganito na lang. Tawagin mo si Tito Christian sa kwarto niya tapos magpasama ka, okay? Nagliwanag ang mukha ng bata. Yes, ginulupan niya ang buhok ni Cyan dahil sa kakulitan. Thank you mama, Cyan loves you. Anito at tumakbo patungo sa kwarto ng tito nito. Minsan, naisip na rin niyang sabihin sa anak kung sino ang papa nito, pero lagi namang pumapasok sa isip niya na baka magkagulo lang. Isa pa, ayaw na niyang muling maulit ang nakaraan na halos itakwil siya ng mga kakilala at kamag-anakan dahil nalaman nila na isa siyang kabit lang. Ang mas masakit pa, inihahambing siya sa itay niya na sumama sa kabit nito. Sayen, huwag kang lalayo, dyan ka lang ha. Sabi ni Christian sa pamangkin, abala ito sa kaka-cellphone habang nagbabantay sa bata. Medyo malayo-layo naman sila sa kalsada kaya ayos lang naman. May mga kaidaran ng bata na siyang kalaro nito. Kapag ganitong oras, marami ng mga tambay na lumalabas. Animoy tila mga bampira na sa pagkawala lang ng araw pwedeng lumabas. May mga nagsisimula ng mag-inom sa tapat ng tindahan ni Aling Betty. May nagba-barbecue sa kanang bahagi sa tabi ng kalsada. May mga nadadaan na ring balot. Mag-aalas 4:30 na kasi ng hapon. May mga kadalagahang naglalakad. Mga binatang nagba-basketball sa ring na nasa tabi ng kalsada. Sayen, huwag mong paglaruan ng buhangin. Dirty yan eh. Natili pa ito. Gwapo nga si Christian pero may lahi yatang liko.
Abala ito sa pakikipag-usap sa barkada na kadarating lamang, pero maya't maya naman ito kung tignan ng pamangkin na abala sa hiniram na truck sa kalarong lalaki. Nilalagyan ng buhangin ng truck at hihilahin ito sa lubid para ilipat sa ginawa nilang butas. Hindi na nga nakikinig dahil nawiwili sa ginagawa, kaya nilapitan ni Christian at pinatigil. Pinagpag nito ang palad ng pamangkin at pinunasan din ng dalang bimpo. "Stop it, Sayen, uwi tayo, sige." Banta nito, kaya pinanlakihan nito ng mata ang tito at mabilis na tumakbo palayo rito. "Sayen!" Sinunda naman ito ng binata, pero biglang tumawid ng paslit at halos suminto ang buong paligid at nagulat na lang ang lahat ng taong nakakita nang bigla na lang nahagip ng sasakyan ang batang babae. "Sayen!" Sigaw ni Christian habang palapit sa batang tumilapon sa tabing kalsada. "Ay, kabayo!" Biglang gulat niya nang mahulog ang plancha na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Nagtaka siya kung bakit nahulog, gayong hindi naman humahangin ng malakas, at bigla siyang kinabahan, parang may kung anong nangyari na hindi niya maintindihan at malaman kung ano yun. Hanggang sa natigil na lang siya sa pagpulot ng nahulog nang may tumatawag sa kanya. Halos mabingi siya sa boses ni Ate Lucy, nakatapat lang ang bahay sa kanilang bakery. "Christine! Christine, Diyos ko, Christine!" Hiyaw nito at panay din ang pag-iyak nitong hindi niya malaman kung bakit. "Ate, bakit? Anong nangyayari sa'yo?" Ani niya sa gulat. "Diyos ko, Christine, ang anak mo! Ang anak mo!" Sigaw nito, kaya mas nadagdagan ang takot at kaba sa kanyang puso. "Bilis, halika! Ang anak mo, Christine, nasa gasaan!" Parang dumagundong sa buong paligid ang huli nitong sinabi. Bigla rin siyang nanginig sa takot. "Ano ho? Nasaan ate? Nasaan si Sayen? Ate, nasaan ang anak ko?" Lumabas siya ng bakery at panay ang sipat sa paligid at nang makitang may nagkukumpulan sa di kalayuan, kaagad siyang tumakbo. Sumunod naman si Lucy na panay ang iyak. "Sayen, baby! Tulong! Tulong ho!" Si Christian ang naabutan niya. Buhat-buhat si Sayen na duguan ang ulo't wala ring malay. "Sayen, anak!" Halos lahat ng tao sa bahaging yun ay nahahabag at hindi rin mapigilang maluha. May mga tao rin namang tumulong upang maisakay sa close van na nakabangga ang bata, kasama siya at si Christian. Binuhat niya si Sayen, patuloy na kinakausap na nagbabaka sakali na sa pakikipag-usap sa anak, bigla itong magising. Ngunit lupaypay na ito dahil sa dami ng dugo na patuloy dumadaloy sa ulo ng bata. Tinalian na nga niya ng damit ang ulo nito. Ang suot na t-shirt ay pinunit niya sa bandang laylayan at iyon ang nilagay sa ulo nito upang mapigilan ang pagtulo ng dugo. "Sayen, please baby. Please wake up anak. Anak, maawa ka. Gumising ka, Sayen, gumising ka." Patuloy ang pagmamakaawa niya na ito ay gumising. Ngunit walang reaksyon ng anak niya kahit anong gawin niya. Maya't maya rin kung pakinggan niya ang puso nito. Tumitibok naman ngunit mahina. "Bilisan mo! Maawa ka, bilis!" Ang luha niya tila hindi na natatapos. Tuloy-tuloy lamang iyon sa pag-agos. Si Christian na nasa kabilang bahagi ng sasakyan, tahimik at nakasabunot sa ulo. Pumapatak ang mga luha sa paanan. Umiiyak ito ng walang tunog. "Tulong ang anak ko, nurse, doctor! Tulungan niyo ang baby ko, ang baby ko!" Nang tumigil ang sasakyan, siya na ang kusang tumakbo patungo sa loob ng hospital. Buhat ang anak niya, wala nang ibang nasa isip kundi ang matulungan si Sayen na ngayon ay wala pa ring malay. Hikbi ang tanging maririnig sa bahaging iyon ng hospital. Isang ina ang pilit nilalabanan ang sobrang pighati habang naghihintay na lumabas ang doktor sa ER. Magtatatlong oras na ang lumipas. Ngunit wala pa rin ang hinihintay niyang doktor, hindi pa rin ito lumalabas at sinasabing ayos na ang kanyang baby. "Ate?" Hindi niya nilingon ang nagsalita, nakayuko lang siya habang nakatuon na mga mata sa paanan. Basa na rin ang luha ang ibaba niya kung saan siya nakaupo. Pigilin man niya ang luha, hindi iyon maawat-awat, sobrang bigat sa kalooban. Sana siya na lang ang nabangga ng sasakyan, sana hindi ang baby niya. Si Sayen lang ang lakas at buhay niya. Ito lang ang nagbibigay sa kanya ng lakas para bumangon araw-araw. Napapawi ang pagod sa bawat ngiti at tinis ng tinig nito sa tuwing siya ay tinatawag. Bakit? Bakit si Sayen pa?
Marami namang ibang masasamang tao ang pwedeng madisgrasya. Sana sila na lang. Sana hindi ang inosente niyang si Sayen. Sorry ate. Kasalanan ko to. Mautal-utal na wika ni Christian. Hindi pa rin siya sumagot. Pinipilit maging kalmado kahit napakarami niyang gustong isumbat. Sa totoo lang, hindi naman kasalanan ng kapatid niya ang nangyari. Alam niya kung gaano ni Christian kamahal ang anak niya. Pero sobrang sakit lang na makitang ganoon ang baby niya. Sino ang sisisihin niya? Kanino siya magagalit? Kanino niya ibubuhos ang galit sa puso niya? Noon pa man, hindi niya tinanong ang Diyos kahit anong hirap ang pinagdadaanan niya. Ni minsan, hindi siya nanumbat sa Diyos, ni hindi siya nagtanong kung bakit. Pero ngayon, parang gusto niyang itanong rito, ano ang naging kasalanan niya para mangyari ito sa kanya? Ano ang naging kasalanan niya para pagdaanan ng ganitong problema? Hindi ba siya mahal? Hindi ba siya mahal ng Diyos para iparanas sa kanya ang ganito kalalang problema? Kung sana, binantayan ko si Sayen ng mabuti. Humahagulgol ito. Gustuhin man niyang sisihin ng kapatid, hindi rin pwede dahil nakikita niya ang sobrang hinagpis rito. Tumayo siya at lumapit rito. Magiging maayos ang lahat. Tama na. Tama na. Nayakap na lang niya ito. Wala rin naman kasing ibang magdadamayan kundi sila lamang. Sorry Ate Tin. Hindi niya pwedeng sabihin na ayos lang dahil hindi talaga ayos. Hindi na lang siya sumagot at niyakap na lang ang kapatid hanggang ito ay kumalma. Sane, I need to go to the hospital. Nakasagasa ang tauhan natin. Isinuot ni Greg ang coat at humakbang palabas ng tent. May overtime kaya narito pa sila kahit alas 7 na ng gabi. What? Maging siya ay nagulat roon. Ang sabi ni Foreman, bata raw ang nahagip ni Fred at nasa pulisya na rin ito ngayon. Kusang sumurender sa mga pulis. Pagpapatuloy nito, natigilan siya. Parang biglang sumikdo ang puso niya. Hindi niya alam kung naaawa ba siya sa bata or ano. Ilang taon na ang bata. May pag-aalala sa tinig nito. Sa tingin ko mga 3 o 4 na taon. Bigla siyang kinabahan. Ang weird ng feeling niya ngayon. Dahil ngayon lang siya kinabahan at ang malala pa, hindi naman niya kilala kaya bakit? Para saan nang ka ba? Sasama ka ba? No thanks, walang maiiwan dito Greg. Nagkibit-balikat na lang ang kaibigan niya at agad tumalikod para umalis. Papasok na sana ito ng sasakyan nito nang matigilan sa sinabi niya. Wait, sige na sasama na ako. Aniya na ikinakamot ng batok ng kanyang kaibigan. Sa dami ng problema ni Christine, isa na ito sa pinakamalala dahil hindi niya alam kung saan kukuha ng malaking pera para sa darating na mga bayarin. Pero kahit na ganun, hindi niya hayaang mapahamak ang kanyang anak. Lumabas siya ng sandali, naiwan sa hospital si Christian. Hanggang ngayon, hindi pa rin lumalabas sa operating room ang kanyang anak. Hindi niya alam kung paano o kung saan siya kukuha ng 600,000 para sa operasyon ng ulo ng kanyang baby. May nakita kasi doong namuong dugo. Nalaman niya ng saglit na lumabas ang isang nurse at hinihingian sila ng isang bag ng dugo. Mabuti na lamang at mayroon sa Red Cross. Ngunit nag-iisa na lamang yun at kailangan pa ng isang type AB. San siya kukuha? Tuliro na parang wala na siya sa tamang ulirat. Patuloy na naglalakad patungo sa labas ng hospital. Siguro uuwi muna siya para makakuha ng sapat na pera sa ipon niya. O didiretso sa bangko para kunin ang natitira niyang ipon roon. Ngunit ang alam niya, hindi iyon sasapat. Hindi sasapat ang lahat ng pera na meron siya. Siguro, nasa 65,000 lamang iyon at ang kailangan niya, sobra pa sa kalahating milyon. Manong, sa barangay makalakad ho, ni hindi niya na magawang tumingin sa driver, naupo siya at malalim pa rin ang iniisip. Christine, mukhang malaki ang problema mo, may nangyari ba? Mukhang maging ang driver na lalaki, hindi na nakatiis na magtanong at tinignan niya ito ng sandali dahil kilala nito ang pangalan niya. Namugto ang mga mata niya. Ikaw ho pala Manong Ed, si Sayen po kasi nabangga ng sasakyan at nasa hospital po siya ngayon. Pumiyok na siya at muling tumulo ang kanyang luha. Ang anak mo? Diyos ko, nakilala niyo ba ang bumangga? Halata ang gulat sa mukha nito. Oho, nasa kustodiya na ho ng mga pulis. Tuloy-tuloy na tumutulo ang mga luha niya
at panay din ang paghawi niya upang hindi tuluyang pumatak sa suot na pantalon. Iyon pong construction site sa Sitio Buntod, Manong Ed. Doon ho nagtatrabaho ang nakabangga. Aba eh, panagutin mo sila. Dapat nilang bayaran lahat ng bill ng anak mo, Christine. Huwag kang papayag na basta nilang makukulong ang may kasalanan. Kahit papaano, may pananagutan ng kumpanya na yan. Lalo't sasakyan din siguro nila ang gamit. Nayo ko siya. Parang may punto rin ng kapitbahay nilang ito. Halika, sasamahan kita sa kumpanya ng mga Valdemore. Alam ko kung nasan iyon. Bigla itong lumiko at bumalik sa kanilang dinaanan kanina. Manong, huwag na ho kaya muna kasi ho, nang marinig niya ang apelyidong Valdemore, kinabahan siya. Hindi, Christine. Kailangan mong tatagan ng loob mo at humingi ng tulong sa kumpanyang may gawa nito sa anak mo. Hindi pwedeng manahimik at i-handle na lang mag-isa ang lahat ng gastusin sa hospital. Para itong ama sa kanya. Oo, ganun na nga, dahil kahit hindi nila kamag-anak si Manong Ed, napakabuti nitong kapitbahay, lalo na sa anak niya. Huwag kang umiyak, Christine. May awa ang Diyos at malalampasan mo ang problemang ito. Magdasal ka. Lumapit ka sa kanya. Huwag kang panghinaan dahil ikaw lamang ang hinihintay niya na lumapit sa kanya at magmakaawa. Napapahid siya ng luha. Mukhang tama nga si Manong Ed at kung tama rin ang hinala niya, ay bahala na dahil nakasalalay sa kanya ang buhay ng anak niya. Pagdating nila sa ER, napansin kaagad ni Sane ang lalaki naghihintay dun. Mag-isa lang itong nakaupo sa waiting area na nasa mismong tapat lang din ng ER. Tumayo ito at nang mapansin silang dalawa ni Greg na papalapit, medyo nagulat pa ang lalaki nang tila mamukaan siya. Maging siya rin naman, ito kasi ang lalaking kasama ng cute na batang babae kahapon sa mall. Bakit ito narito? Good evening, ikaw ba ang tatay ng batang nabangga? Tila biglang sumikdo ang puso ni Sane nang marinig iyon mula sa kanyang kasama. Hindi ako ang papa, uncle ako ni Zion. Parang bigla siyang nanghina at kumirot ang puso niya nang marinig ang pangalan ng bata. Ang baby girl nga talaga ang nabundol. Nayuko siya para itago ang pagkaawa. Nasaan ang ama o ina ng bata? Kailangan namin silang makausap. Pinahid nito ang namumuong luha sa mga mata. Umalis pa si Ate Tin. Kailangan kasi namin ng dagdag na isang bag ng dugo para kay Sayen. Isa lang kasi ang available sa Red Cross. Umiling-iling si Greg. Ano ba ang pinsala ng bata? May namuong dugo sa left skull ng pamangkin ko. At teka nga ho, sino ba kayo? Bakit ang dami-dami niyong tanong? Oh, I'm sorry, ako si Greg. At ito namang kasama ko ay si Sane. Narito kami para sa nakausapin ng ina ng bata na magbibigay kami ng tulong dahil pagmamayari ng kumpanya namin ang nakasagasa sa bata. Biglang nag-iba ang mukha nito. Sa tingin niya ay nagulat at galit din at the same time. Kayo pala? Paano na ngayon? Nasa bingit ng kamatayan ng pamangkin ko dahil sa inyo at mga kalmado pa rin kayo? Nag-iigting ang bagang nito. Kaya nga nandito kami para... Bumukas ang ER, sabay-sabay silang lahat na napatingin ron, doktor ang lumabas. Kailangan na namin ng isa pang dugo. We have to hurry. Buhay ng bata ang hinahabol natin dito. Dok, wala pa po ang ate ko. Anong type ba ng dugo ang kailangan ng bata, Dok? Si Greg ang sumagot na nagpatigil sa pagsasalita ng tito ng pasyente. Type AB ang kailangan namin. Wika ng doktor, napatingin siya agad sa manggagamot. B plus ako. Ako, Doc. Type AB ako. Ako ang magdo-donate ng dugo. Kita niya ang paglipat-lipat ng tingin ng doktor sa kanilang tatlo. Maging si Greg ay nagtataka ring tumingin sa kanya. What are you waiting for? Buhay ng bata ang nakasalalay, hindi ba? Natauhan lang ang doktor nang magtaas siya ng tinig. Okay, sir. This way. I'll wait here. Pahabol ni Greg nang sumunod siya sa doktor. Kung wala kayong appointment, hindi nyo ho pwedeng kausapin si sir. Matatag na pagkakasabi ng babaeng naka-assign sa front desk ng building. Napakataas ng gusaling iyon, halatang napakayaman ng may-ari. Pwede ka nang umalis, marami pa akong trabaho. Bakit ba may mga ganitong klase ng tao? Nakikiusap ka't nagmamakaawa na kung maaari. Makausap man lang niya na kahit sa telepono ang boss nito. Ngunit hindi man lang siya pinagbigyan. Sige na, miss. Nasa hospital ang anak ko. Kailangan ko ng tulong ng boss niyo. Kahit saglit lang, miss.
Kanina pa niya inuulit-ulit ang mga salitang ito, ngunit may lahi yatang Satanas na nagagawa pa siya nitong tarayan. Sabi na nga, diba, wala si Sir dito. Gabi na, nakita mo bang may mga nag-oopisina pa sa ganitong oras? At ako, hanggang 9 PM lang ang shift ko at mag-aalas 9 na. Nakakaabala ka na sa akin. Ilang ulit bang dapat sabihin sa makitid mong utak, wala si boss, wala siya dito. Kung siguro'y may oras pa siyang sampalin ito para magising, baka pinasadahan niya kahit mga 3 lang. Nagpuna siya ng luha dahil kahit siguro lumuha siya ng dugo sa babaeng ito, wala pa rin magagawa. Siguro'y may mga tao talagang kagaya nito na parang tagapagmana ng kumpanya kumakaasta, gayong tauhan lang din naman. O ano, titingin-tingin ka pa dyan, alis na. At kung pwede, huwag ka nang bumalik dahil hindi namin kailangan ng mga paawa effect mo. Siguro isa ka lang din sa mga nangihingi ng donasyon dahil daw na hospital ang anak, ang ama, ang ina. Hoy, laos na yan ate. Tatalikod na sana siya ng tahimik pero bumanat pa ito kaya bumalik siya at pinasadahan ito ng tingin. Tandaan mo miss, hindi sa lahat ng oras, ikaw ang nasa itaas. Huwag kang masyadong mayabang dahil baka isang araw lumagapak ka sa ikalalima ng lupa. Mahina, ngunit puno ng laman ang bawat katagang yun. Tinaasan siya nito ng kilay. Guard? Siguro'y natakot, kaya humingi ng back up. Lapit na sana ang gwardya nang kusa siyang humakbang palabas ng gusali. Nawawala na siya ng lakas para humakbang. Naupo siya sa gilid ng daan upang sana magpahinga saglit. Pagod na siya. Bukod doon ay gutom na rin. Anong oras na't hanggang ngayon, hindi pa rin siya kumakain. Parang nanginginig na nga ang mga kamay niya dahil sa panghihina. Lumapit si Manong Ed. Hinintay pala siya ng matanda. Kumusta Christine? Nakausap mo ba ang boss nila? Tumabi ito sa kanya. Nayoko siya. Hindi po Manong Ed. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga nito. Bumalik ka bukas. Baka makausap mo na. Pilit man siya nitong patatagin sa tinig nito, ramdam niyang hindi na iyon nakakatulong ngayon. Hindi ho ako pwedeng bumalik ng hospital, Manong. Kailangan ko pong makakita ng dugo para sa anak ko. Baka ho umuwi muna ako. Garalgalang kanyang tinig, kahit gaano siya katatag, wala pa rin iyong magagawa kung bawat segundo nawawala ng pag-asa. O sige, tara na at ihahatid na kita. Nagpasalamat siya rito bago tumayo. Pahakbang na sana siya patungo sa tricycle nang tumunog ang kanyang cellphone, ang kapatid niya iyon. Mauna na ako sa tricycle, sambit ni Manong Ed. Tumango siya bago sinagot ng tawag. Ate, bumalik ka na. May tumulong kay Sayan para maoperahan. Halata ang mautal-utal nitong boses, ngunit ramdam niya ang saya sa tinig ni Christian. Nagulat siya, sobrang gulat. Sige, babalik na ako. Na hindi niya na naitanong sa kausap kung sino ang tumulong. Malalaman din naman niya iyon pagdating sa hospital. Salamat Manong Ed. Ano ka ba, wala yun. Sana'y maging maayos na si Sayan. Paglabas niya ng sasakyan, umalis na rin ito. Pahakbang na siya. Tumigil nga lang ng makaramdam ng pagkahilo. Siguro dahil sa pagod, gutom at stress, nagreklamo na ang katawan niya. Kumapit siya sa poste ng hospital papasok ng entrance. Wala nang halos tao. Ang gwardya'y naidlip na sa pwesto. Humakbang siya pero bigla itong natumba. Hey! Kung hindi dahil sa maagap na braso na sumalo sa kanya, baka tuluyan na siyang natumba sa simento. Are you okay, miss? Pero pareho silang nagkagulatan nang magtama ang kanilang mga mata. Biglang hinila ni Christine ang braso, umatras nang makita kung sino ang taong sumalo sa kanya sa tuluyang pagkakatumba. Matagal na rin niya itong iniiwasan, matagal na rin ang huli niya itong makita, pero kahit na matagal na silang hindi nagkita, wala pa rin itong pinagbago. Mas kumisig pa nga ito at pumuti, parang mas makinis pa nga yata sa kanya ang balat nito. Umatras siya ng 2 beses, inayos ang sarili at takmang tatalikod. Are you okay, Christine? Nangihina ka. Mahina at malumanay nitong sabi. Dito siya na in love noon sa maamo, gwapo at pagiging gentleman nito. Pero noon yun, iba na kesa sa ngayon. Ayos lang ako, mauna na ako sa'yo. Nagawa pa rin niyang pakalmahin ang sarili kahit kakaiba na at nagrarambol na ang kalamnan sa gutom. Hindi ka okay, halika.
Muli siya nitong hinawakan pero maagap niyang inilayo ang braso para hindi nito magawa ang nais. Ngunit sa lakas ng pagwasiwas niya at dala na rin ng panghihina, bigla siyang napaatras. Pinilit niyang ibalansi ang paa sa likod para hindi tuluyang matumba. Ngunit sa huli, natisod lang siya. Please be careful. Mabuti na lang at maagap ang binata. Nasalo siya nitong muli. Ang isang kamay ay nakahawak sa pulsuhan at ang isa nasa bewang niya. Para silang nagtatago sa kanilang ayos ngayon, napalunok siya ng sunod-sunod nang masamyo ang male kulong nito. Hindi yun nagbago. Ang pamilyar na kulong na yun ay gamit pa rin nito hanggang ngayon. Parang bigla siyang bumalik sa nakaraan. Here, mas mabango ito kaysa dyan. Nasa harap sila ng bilihan ng mga pabango sa loob ng isang mall at siya ang pumipili ng nababagay na pabango para rito. Really? Paamoy nga ako? Hinawakan nito ang kulo na hawak-hawak niya. Maging ang palad niya ay dala rin ito palapit sa ilong nito. Masyadong sweet ang amoy. Anito at mas hinigpitan pa ang kapit sa kamay niya. Ang bango kaya? Ito na lang para sweet ka lagi. Banat pa niya. Tumawa ito kaya ngumiti siya. Ang gwapo ng boyfriend niya. Hindi iisiping isa itong construction worker lang. Ang amoy. Bigla siyang bumalik sa kasalukuyan dahil sa pabangong yun. Tila nahalata yun ni Zane. Ang pabango na pinili mo, ayokong palitan dahil ikaw ang pumili nito para sa akin. Bulong nito bago siya itinayo. Kumawala muli siya sa pagkakahawak nito. Kailangan ko nang umalis. Wait, Christine. Tumigil siya pero hindi nag-atubiling humarap. Sino ang narito? Alam kasi ni Zane na wala na siyang pamilya. Naikwento niya rito noon na sumama sa iba ang itay niya at namatay ang inay niya. Hindi nito alam na may kapatid pa siya na natatangin niyang pamilya noon. Kakilala ko. Malamig na sagot niya rito bago humakbang palayo. Ayaw na niyang abalahin pa ito dahil ayaw niyang masabihang kabit ng kung sino. Palibhasa kasi, wala itong alam sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Ate! Ate Tin! Humahango si Christian palapit sa kanya. Agad na tinignan ni Christine si Zane na nasa likuran lang niya. Isang metro lang siguro ang pagitan. Nakatingin ito sa kanilang dalawa ng kapatid. Sumenyas siyang tumahimik pero tuloy-tuloy pa rin ito sa pagsigaw. Ate! Si Sayen! Nakalabas na sa ER! Halika bilis! Pero nang makita ang lalaking nasa di kalayuan, muli itong nagsalita. Mr. Valdemore, sandali lang po. Christian, tumahimik ka. Bulong niya rito. Saglit lang ate, siya ang tumulong para maoperahan ang anak mo. Naisigaw nito dahilan para marinig yun ni Zane. Walang umiimik, walang bumabasag ng katahimikan. Nasa labas silang dalawa ng ICU. Si Christian ang nasa loob para magbantay sa bata. Nakatitig si Zane sa labas ng salaming bintana. Kita ang sobrang pagkahabag sa mga mata nito. Nababanaag niya iyon kahit na nakatagilid itong nakamasid sa anak niya. Paminsan-minsan kung nakawan niya ito ng tingin. Kaya pala nakataas ang isang manggas ng long sleeve nito kanina nang magsalubong sila dahil ito pala ang nagbigay ng karagdagang dugo para sa anak niya. Pinipigilan ni Christine na huwag maluha dahil kanina pa siya umiiyak. Kagabi pa. Mag-uumaga na ngayon at ang sabi ng doktor ay malayo na sa panganibang baby niya na ang hinihintay na lang nila ay ang tuluyang pagising. Si Zane na rin ang umako ng lahat. Ngayon, dapat ba siyang matuwa? Dapat bang pasalamatan niya ito sa ginawa nito sa anak niya? Kahit gustuhin man niya, nahihirapan pa rin ang kanyang kalooban. Kailan mo balak sabihin ang lahat ng ito sa akin, Christine? Napukaw siya sa pagkakatulala sa kawalan. Hindi siya sumagot ni hindi siya tumingin rito. Nakakatawa. Kung hindi pa nangyari ang bagay nito sa anak natin, hindi ko pa malalaman. Kaya lang kahit nga na disgrasya ng anak natin, tila wala ka pa ring balak ipaalam sa akin ang nangyari. Nag-igting ang bagang niya para kasing naninisi pa ito sa tono ng tinig. Tinatanong mo kung may balak pa ba akong sabihin sa iyo lahat? Tinignan siya sa mga mata ni Zane. Wala. Wala akong balak sabihin sa iyo ang lahat, Zane. Pananatilihin ko pa sanang lihim ang lahat hanggang sa katapusan ng mundo kung hindi mo nalaman. Taas na unyang sagot. Kita niya ang pagtaas baba ng Adam's apple nito. Pati ang panga ay halatang nagngangalit. Bakit? Masisisi niyo ba si Christine kung iyon ang nais niya?
Unang-una, si Zane ang may kasalanan ng lahat. Pangalawa, nagsinungaling din ito sa kanya. At panghuli, ayaw na niyang matawag na kabit. Isang kabit na hindi niya alam na siya na pala iyon. Walang kasalanan ng bata rito, Christine. Kaya bakit siya nadadamay sa baluktot mong pag-iisip? Hindi siya sumagot. Lumapit siya rito at walang ano-anong binigyan niya ito ng malakas na sampal sa kaliwang pisngi ng binata. Kulang pa nga yun, kulang pa sa panluloko ni Zane sa kanya. Nakulangan ka pa? Do it again. I dare you, Christine. Do it again. Pero dahil ito na ang nag-utos, muli niyang sinampal sa kaliwa. Ang tigas ng mukha nito at namula pati ang palad niya. Ganito siguro talaga ang mukha ng lalaking walang ya. Kontento ka na ba ngayon? Pwede na ba akong magsalita? Pwede ko na bang ipaliwanag ang lahat ngayon? Kahit galit ito, mahinhin pa rin ang boses. Ayoko nang marinig kung ano man ang paliwanag mo, Zane. Salamat na lang sa pagtulong mo kay Zane. Ayoko nang makita ka pa. Mas mabuti siguro kung umalis ka na lang. Tahimik na ang buhay naming mag-ina. Maayos na ako at nakapag-move on na rin. Kaya tama na. At ang itinulong mong pera, huwag kang mag-alala. Unti-unti kong babayaran kahit abutin pa ako ng habang buhay. Nayuko siya, yakap ang sarili para kasing muli na namang bumalik ang dating sakit ng puso niya, ang sakit na ilang taon niyang nilabanan. Kahit makinig ka lang sa akin, Christine, makinig ka naman, tinignan niya ito. Sino si Ayela? Direktang tanong niya. My wife, but biglang pumitik ang kanyang puso. Ramdam ang sakit nang marinig ang sagot nito. Animoy karayom na isa-isang tumutusok sa kanyang puso. Nasagot mo na. At alam mo na kung bakit ako lumayo sa'yo, Zane. At kung bakit itinago ko ang bata. Ngayon, ano pang paliwanag ang gusto mo, ha? Okay then, kung yan ang gusto mo. Pero pwede ko bang makita ang anak ko sa huling pagkakataon? Hindi iyon ang inaasahan niyang sagot, pero sumang-ayon pa rin siya sa nais nito. Bago pumasok, ay nag-disinfect muna ito. Isinuot ang mga kailangang isuot bago makapasok sa ICU. Tahimik lang siya habang sinusundan ang tingin ng lalaki. Lumabas si Christian at pumalit si Zane. Ate, kamusta? Nakapag-usap na ba kayo? Tanong nito nang maisara ang pinto ng ICU. Huwag mo na siyang asahan, Christian. Isa siyang lalaking bahagang buntot. Bahag? Siguro kasi binantaan mo, tinakot mo, no? Hindi siya sumagot at naupo na lamang sa waiting area ng lugar. Naupo na rin si Christian sa tabi niya at napapikit. Maging ito'y wala rin pahinga. Tahimik lang sila hanggang sa lumabas si Zane. Siguro nasa kalahating oras ito sa loob. Nakaidlip na nga rin siya pero nang tapikin siya ng kapatid, nagising naman siya agad. Tungkol sa sinasabi mong bayad, sisingilin kita. I'm sorry but I have no choice. Barito nung tinig nito. Nagulat siya. Anong klaseng gago ba ang taong ito? Pero sige lang, para wala siyang utang. Sasagutin ko ang lahat ng gastos. Lahat-lahat. Pero oras na makalabas ang anak ko rito. Kailangan mong pagtrabahuhan ang utang mo sa akin. Napaawang ang bibig niya sa gulat. Ano? You will be my secretary hanggang sa mabayaran mo ang lahat ng utang mo. Anito, bago siya tinalikuran, naikuyom na lamang niya ang kamao dahil sa inis rito. My God! Bulalas na lang din ng kapatid niya dahil sa gulat. Paano kung kamuhian ka palalo ni Christine? She left me. No choice, Greg. Aniya, habang paakyat sila sa kanyang opisina sa last floor ng gusali, kagagaling lang ni Zane sa hospital at sa dalawang araw na pagkakatulog nito ay sa wakas nagising na rin ang kanyang anak. Talagang hindi pa rin siya makapaniwala hanggang ngayon at ngayong nakita niya na ang babaeng minamahal at ang kanilang anak, hindi na siya papayag na mawala pa ito. Ngayon pa bang nalaman niya na may anak pala sila ni Christine? Lahat gagawin niya, kahit anong paraan, basta maibalik sa kanya ang babaeng minsan nang nasaktan dahil sa desisyong hindi niya dapat ginawa. Ang akin lang, Zane, huwag sanang umabot sa punto na isumpa ka niya dahil sa gagawin mong ito. Buo na ang kanyang desisyon at hindi na iyon mababago. Don't worry, Greg. I know what I'm doing. Hindi na ito sumagot. Tinapik na lamang ni Greg ang balikat niya para sa sagot nito. By the way, babalik na ako sa site, Zane. May kukunin lang ako sa opisina mo. Okay, go on. Aniya rito.
maging siya'y may kukunin lang ding papeles at uuwi para sa mga papers na kailangan. Kakausapin na rin niya ang ama para naman may alam ito sa mga nangyayari. It's been a month, kaya okay na siguro na maging totoo siya sa ama niya at sabihin rito ang lahat. Wait a minute, Sane. How about Tito Rick? Kapapasok lang din nilang muli sa elevator para muling bumaba ng building. Ako nang bahala sa kanya. Sa bagay, mabait naman yun. Isa pa, nagawa mo na rin naman ang gusto nito, hindi ba? Yeah, right. Sakto lang din nakalalabas lang nila ng elevator nang makita sila ni Ava. Oh, here's the devil. Bulong ni Greg bago tumalikod. Natawa na lang si Sane dahil sa kaibigang laging nababadtrip sa tuwing nakakasalubong nila ang babae. Hello, Zane. Kamusta ang trabaho? It's fine, Ava. Bakit ka nandito? Palabas na sana siya ng gusali. May mga clients kasi na nagbago ng plano, kaya heto, aayusin ko na naman. Architect din ito kagaya ni Greg. May ilan pang problema silang napag-usapan bago siya nagpaalam sa dalaga. Kung ganda lang ang pag-uusapan na kay Ava Milano iyon. Minsan na itong nagtapat ng damdamin sa kanya dahil sa kalasingan, pero hanggang kaibigan lang talaga ang kanyang kaya. Dumiretso siya sa mansyon, nandun daw ang dad niya. Kailangan kasi niya itong makausap ngayon bago bumalik sa hospital. Aayusin niya ang lahat at iyon ang kanyang pangako. Kahit matigas ang puso ni Christine at ayaw nitong makinig sa kanyang mga paliwanag, siguro mangyayari din ang nais niya. Hindi nga lang ngayon. Mag-aalas 11 na ng tanghali nang dumating siya sa hospital. Naabutan niyang tulog si Christine, na ilipat na rin pala sa private room ang anak nila. Marahan ang galaw niya upang hindi ito magising. Nilapag ang mga dalang pagkain at mga prutas. Makakatulong daw kasi iyon para mapabilis ang pagbalik ng lakas ng pasyente, kaya isang basket ang binili niya. Lumapit siya rito at ang suot na coat ay itinapal sa likuran ni Christine. Inayos din niya ang kumot ni Sayen. Nung isang linggo, nangangarap lang siya na sana may ganito siyang anak. Tapos ngayon, heto't meron nga talaga. Awang-awa siya kay Sayen. Napakabata pa nito para mapagdaanan ng mga ganitong pangyayari. Patawarin mo si Papa anak. Pangako ko, aayusin ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat. Mapatawad lang ako ng mama mo. Bulong niya habang hawak ang maliit nitong kamay. Dinampian din ng marahang halik ang likod ng palad ng bata. Anong ginagawa mo dito? Di ba nag-usap na tayo? Tanong ni Christine nang ito ay magising. Tumayo siya at inayos ang sarili. Anak ko rin siya, Christine. I know my rights. Anong sinasabi mo? Kahit galit siya, hindi pa rin niya mapigilang humanga sa taglay nitong anyo. Naiinis siya. Bakit ba napaka-traidor ng mga mata at puso niya? May inabot ito sa kanya. Isang papel iyon. No, hindi ako papayag, Sane. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Ano, babayaran ko ang lahat ng gastos mo kahit sa anak mo naman napunta ang lahat? Tapos ngayon, ito? Napakawalang kwenta mong lalaki, Sane. Alam nating wala akong magagawa dahil nasa iyo lahat ng kapangyarihan. Then, let me ask you two questions, Christine. Sasama kayo ng anak ko sa akin o babayaran mo lahat ng nagastos ko rito? Magpapakasal ka sa akin o sa korte tayo magkikita? Bigla siyang natamimi at hindi na nakasagot dahil kita niya sa mga mata ni Sane na hindi ito nagbibiro. Pinatutunayan mo lang na wala kang kwentang lalaki, Sane. Napakawalang awa mo. Paano mo naatim ang ganitong mga desisyon? Paano? You have your choice. Seryosong sagot nito. Tumayo siya at kaagad lumabas ng silid ni Sayen. Baka magising ang anak niya. Sinunda naman agad siya ni Sane. Ano nga ang desisyon mo, Christine? I need your answer now. Para siyang nasa harap ng bitayan at ilang sandali na lamang ay isasalang na siya. Nasa likod niya ito kaya humarap siya sa lalaki. Napaka... Yeah, I am. Masamang lalaki, manluloko, isang demonyo, walang kwenta. Tanggap ko na yon, Christine. Hindi mo na kailangan ulit-ulitin pa sa pagmumukha ko. Ngayon magdesisyon ka. Isang beses lang ako magtatanong sa'yo at hindi na mauulit yon. Pilit na pinipigilan ni Christine na huwag tumulo ang kanyang mga luha, pero hindi niya kinaya ang kanyang emosyon. Please, Sane. Si Sane lang ang meron ako. Huwag mo siyang kukunin sa akin. Labag iyon sa kanyang kalooban
Ayaw niyang magmakaawa pero iyon lang ang paraan para mabago ang isip ni Zane. Gagawin niya kahit ang lumuhod sa mismong harapan nito. Si Zane lang ang tanging meron ako. Please Zane, huwag mo kong papiliin. Mahal na mahal ko si Zane at siya lang ang aking kayamanan. Iba na lang please, iba na lang. Dahan-dahan siyang dumausdos pababa sa paanan nito. May mga taong patungo at paalis na dumadaan pero hindi niya iyon alintana. Kahit ang mapahiya, wala na siyang pakailam. Simple lang ang gusto ko, Christine. At hindi na mababago yun. Kahit ano pang pagmamakaawa ang gawin niya, halatang wala itong pakailam. Wala siyang ibang nagawa kundi ang umiyak. Akala niya, nagkasundo na silang babayaran niya ang gastos nito sa hospital. Pero ngayon, nag-iba na naman ang nais nito at napakahirap para sa kanya. Magpapakasal o babayaran ng utang? Sasama sa kanya o didiretso sa korte? Ano man sa dalawa, ay puro kay Zane lahat umayon. Babalik ako, bukas ng umaga. At sana may desisyon ka na sa oras na yun. Matatag nitong sambit bago siya tinalikuran. Anong klase itong lalaki? Parang wala itong puso. Sarili lang nito ang iniisip. E kahit sa mga desisyon nito, sarili lang din nito ang inaalala. Pagpasok ni Zane sa sasakyan, sunod-sunod na hinampas niya ang manibela. Gusto niyang yakapin si Christine, gusto niyang itayo at sabihing ayos lang ang lahat. Pero kailangan niyang magmatigas, kailangan niyang gawin para sa kanyang mag-ina. Kailangang makasal sila ni Christine upang matigil na ang pag-iisip nitong isa itong kabit dahil una sa lahat ay hindi. Maayos na mga papers para sa kasal nila noon ni Christine. Kinabukasan, ibabalik na sana siya sa lugar ng dalaga para tuparin ang pangako niya sa kasintahan. Ngunit na bago ang lahat ng yun, nang dumating si Ayela, ang kanyang kababata, nakiusap ang pamilya nito na kung pwedeng pagbigyan ni Zane ang hiling nito na sila ay makasal. Dahil may breast cancer ito at buwan na lamang ay tatagal, hindi siya sumang-ayon dahil si Christine ang pinangakuan niya ng kasal. Pero dahil sa isang pagkakautang ng daddy niya sa pamilya ng babae, pinilit siya ng kanyang ama. Wala siyang alam sa mga utang. Nalaman lang niya nang sabihin ng daddy niya ang tungkol sa isang sugal. Ayaw man niya. Sumalungat man siya ay wala siyang magagawa. Dahil kulungan ng bagsak ng ama niya, oras na tumanggi siya at huhugutin ng ama ni Ayela ang lahat ng properties nila. Magalit man siya sa dad niya ay huli na at walang ibang makakalutas ng mga problema ng ama niya. Kundi siya lamang. I'm sorry. I'm really sorry, Christine. Kasabay ng mga salita niya ay ang pagdaloy ng masaganang luha sa kanyang mga mata. Mag-iisang buwan na din bago tuluyang nakalabas ng hospital si Zane. Ganon din katagal si Zane na nagmamasid mula sa malayo dahil alam niyang kinamumuhian siya ni Christine. Hinayaan niya na makapagdesisyon ito at hinintay na makalabas ng hospital ang kanilang anak bago siya muling nagpakita. Hello po. Ngumiti ang bata nang makilala siya nito. Lumapit siya kahit masama ang tinging ipinupukol ng ina nito sa kanya. Hi Zane, naalala mo pa ba ako? Sunod-sunod itong napatango na may ngiting nakaukit sa muka. Halatang nakarecover na nga ang bata sa pagkakadisgrasya pero naroon pa rin ng bendahe sa ulo. Hindi pa raw kasi naghihilom ang sugat sanhi ng operasyon. Ayan na si Manong Ed ate. Tumingin ito sa katabing si Christian. Ako nang maghahatid sa inyo. Hindi na, kay Manong Ed na kami sasakay. Pahakbang na si Christine nang agawin niya ang mga dala nito kahit mag-iisang buwan na ay halata pa rin ang galit nito sa kanya. Mama, kay Tito Zane baby, just call me Tito for a while. Dugtong niya pa sa bata. Mama, kay Tito Zane na lang tayo sakay please. Nagkatinginan ng magkapatid na si Christian at si Christine. Okay, tara na baby. Pero bago pa nakasagot ang babae, humakbang na palapit sa kotse ang magtiyo. Ngumiti siya ng lihim nang tumalikod na ito para sumunod sa dalawang kapapasok lang ng sasakyan. Si Zane na rin ang nagsabi na sa kanya nasasabay ang mag-ina niya. At para hindi masayang ang gas ng tricycle driver, inabutan niya ito ng buong 500. Laking pasalamat naman ni Manong Ed. Sa backseat si Christian at si Zane, kaya wala siyang ibang choice kundi ang maupo sa front. Tahimik lamang siya at hanggat maaari ayaw niyang magsalita
at ang tuon na mga mata ay sa labas ng bintana. Mag-iisang buwan din bago niya ito nakitang muli. Ang huli ay nang lumuhod siya sa mismong paanan nito. Kung tatanungin siya ni Sin kung anong desisyon niya, wala pa rin siyang desisyon. Kahit na wala siyang desisyon, si Sin pa rin naman ang masusunod, kaya bakit pa siya magde-desisyon? Dumukwang si Sin, napalingon siya nang maamoy ang male cologne nito at kamuntik nang magtama ang kanilang mga labi nang walang pakundangan siyang pumihit paharap rito. Nagulat siya at biglang nagbaba ng tingin. Kikilos pa sana si Christine nang marinig ang pagtunog ng kanyang seatbelt. God! Hibang na ba siya kung akala niyang ahalikan siya nito? Umasa ka na naman, Christine. Parang bigla siyang napahiya sa iniisip. Pinasadahan lang niya ito ng tingin nang bumalik si Sane sa pagkakaupo. At ibinalik sa labas ng bintana ang kanyang mga mata. Bago umuwi, dumaan muna sila sa drive-thru. Si Sane na ang pumili para sa kanilang apat. Hinayaan lang niya dahil baka pabayaran lang din sa kanya. Pati siguro gasoloy na nito, pababayaran din sa kanya. Thank you po! Galak na galak ang bata. Inabot nito ang tatlong paper bags na may lamang McDo. May soft drinks din na kinuha si Christian. Thanks kuya, wika naman ito. Gutom na siya pero hindi siya kumuha ng binili nitong pagkain. I know you're starving. Anito pero hindi pa rin siya tumingin rito. Here. Pero nang may ilagay itong paper bag sa tabi niya, ay pumihit siyang bigla upang tignan yun. Ilang beses siyang napalunok. I know you want to. Anitong muli na parang nangaasar. Ang paborito niyang fries. Kadalasan noon kapag kumakain sila sa McDo, ito lagi ang kanyang order. Kahit iyon lang, ayos na sa kanya. Biglang kumulo ang kanyang tiyan, pati ang sikmura niya, kumukontra na din sa kanya. Kinuha niya ang paper bag at dinampot ang nasa loob nun, saglit na sumulyap sa driver. Pero nagkahulihan sila ng tingin dahil nakatitig rin pala ito sa kanya. Nakita niya ang pagngiti nito kaya bigla siyang nagbawi ng tingin para kasing namula ang pisngi niya. So cute! Narinig niya ang sinabi nito kahit pabulong lang. Ako na ang magsasabi. Hinawakan niya sa braso ang patayong si Sane. Nakaupo ito sa sofa. Nasa dulong bahagi siya. Pero nang magtatangka ito, kaagad niyang pinigilan. Hindi! Matigas na sagot ni Christine rito. Kailan? Hindi ko kayang maghintay ng matagal, Christine. Bumitaw siya nang ito ay kumalma. Bukas, sasabihin ko bukas. Siguraduhin mo lang dahil kung hindi mo kaya akong magsasabi sa bata ng katotohanan. Ayokong tito ang itawag niya sa akin. Mahinahon itong sabi. Tulog na si Sayen. Si Christian ay nasa kapitbahay. Birthday ng kaibigan nito. Saktong alas 9 na ng gabi. Ayaw man niya na magtagal si Sane pero dahil gusto ni Sayen kaya wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Dito na rin ito naghapunan. Pinapaalis na nga niya ito nang makatulog ang anak niya pero nakiusap na kahit sandali pa raw. Kaya nag-usap na lang sila para may kwenta naman ang pagtambay nito rito. Hindi siya sumagot. Tumayo si Christine at ibinaba ang kurtina sa sala. Sarado na rin ang bakery nila. Hindi muna siya nagbukas dahil pagod pa siya mula sa pagbabantay sa anak nila ng ilang linggo sa hospital. Ano nang sagot mo? Mabuti na lang at napigilan niya ang sarili dahil kung hindi, napamura siya dahil sa sobrang gulat. Nakasunod pala ito sa likuran niya. Lumayo siya dahil kaunting galaw lang niya, magtatama na ang kanilang mga katawan. Sagot, kailangan ko pa ba yun? Dahil sa tingin ko nasa iyo na ang lahat ng desisyon, Sane. Madiing sagot niya. Parang umiiksi na talaga ang PC niya sa taong ito. Gusto niyang sumbatan pero baka mas mahirapan pa siya kapag ginawa niya yun. Siguro kailangan niya nang tanggapin na wala na siyang magagawa pa. Babalik ako bukas para sunduin kayo ng anak ko. Agad-agad? Kanyang naibulalas. Why? Isang buwan na, Christine, at hindi ko na kayang maghintay pa ng mas matagal. Bakit nagmamadali ka? Akala mo si... Dahil gusto ko makasama ang anak ko. Sa tatlong taon na itinago mo siya. Tatlong taon din ang nasayang na oras sa aming mag-ama. Parang kung iisiping mabuti, bata lang talaga ang kailangan nito. Hindi na siya nakipagdebate pa. Pumayag na lang siya. E san pa bahantong ang lahat kundi sa gusto nitong mangyari. Papa ko si... Tango ang naisagot niya.
Totoo po, Mama. Si Sayan ang klase ng bata na madali mong paliwanagan at madaling kausap. Totoo, Mama. So, ibig sabihin, Mama, pwede ko siyang tawagin na Papa? Pilit siyang umiti kahit sa loob niya ay labag ang mga ito sa nais niya. Wala rin naman siyang ibang choice. Tito Christian, may papa na ako. May papa na si Sayan, Tito. Mula sa labas ng kwarto ng bata, rinig na rinig niya ang pagsigaw nito sa galak. Iba pala ang epekto ng mga sinabi niya sa bata, halatang napakasaya nito. Hindi sumama si Christian, magpapaiwan daw ito rito. Sayang raw kasi ang bakery nila, marunong itong magluto kagaya niya. Ito na lang daw muna ang bahala dahil sayang kung hindi magagamit. May natitira siyang pera kaya yun na lang ang ibinigay niya pampuhunan. Medyo malaki-laki rin yun para sa muling pagsisimula. Sinabi niya na ito'y mag-aral, pero tsaka na raw. Ayaw niyang malayo sa kapatid pero ayaw naman kasi nitong sumama. Nangako naman ito na dadalo sa kasal. Naisip niya pa lang parang aatras na siya. Mag-aalas 10 na nang sunduin sila ni Sane. Si Christian ang nagbuhat ng mga maleta papasok ng kotse. "Hindi ka ba sasama?" tanong ni Sane rito. "Hindi kuya, dito na lang ako." "But sinong kasama mo rito?" "Ako lang, kaya ko na, huwag kang mag-alala." Kumunot ang noon ito. "Akala ko mag-aaral ka." "Tsaka na lang kuya." "No, you have to, sige na, ayusin natin yan." Tinapik nito si Christian sa balikat, parang bigla tuloy siyang naawa sa kapatid. "Ayaw mo ba talaga?" "Nadalaw naman ako ate, sige na, pasok na kayo ni Sayan sa kotse. Nadalaw ako sa bahay niyo tuwing Linggo, promise." Anito sa kanya. Nayakap niya lang ito bago siya pumanhik sa loob ng sasakyan. Sa isang mamahaling subdivision sila pumasok. Napakagara ng mga bahay roon, parang bawat bahay ay may ituturing na mansyon. Natulala siya habang ang kanyang anak walang pakailam dahil tulog ito sa kanyang kandungan. "We're here." Mas namangha siya nang kusang bumukas ang gate ng napakalaking bahay. Hindi ito ang dating bahay na pinuntahan niya upang hanapin si Sane. Iba ang design nun. Bumukas ang pinto sa backseat. Si Sane ang nagbukas nun. Bababa na sana siya nang yumuko ito, kaya nagtama ang kanilang mga noo. "Sorry, ako na, Sayan." "Hindi na ako na." Magpoprotesta pa sana siya, pero wala na siyang nagawa nang mas lumapit ito at pilit kinuha si Sayan. Binigay niya upang matapos na ang pagdikit ng kamay nito sa bandang tiyan niya. Para kasing may mga paru-parong nagliliparan sa bawat pagdampi ng kamay nito sa katawan niya. "Let's go!" Anito sa kanya. Sumunod siya ng tahimik. Nang tumapat sila sa main door, bumungad agad ang tatlong mga kasambahay. "Welcome home, ma'am, sir." Nagulat siya, pero mas nakakagulat ang ganda ng loob ng napakalaking bahay na kanyang pinasukan. Simpleng civil wedding ang nangyari. Mga piling bisita lang din ang dumalo at imbitado. Nahihiya pa si Christine nang maging ang ama ni Sane ay naroon din. Kinabahan nga siya kanina na baka hindi siya nito gusto. Pero nagkamali siya dahil ito pa nga ang kusang lumapit sa bibi niya at ito ay binuhat. Halatang sabik na sabik sa isang apo ang may edad na negosyante. Ang gusto ni Sane ay sa may simbahan pero hindi siya sumang-ayon dahil ang katwiran niya para lang naman sa bata kaya sila ikakasal. Hindi na nakipagtalo si Sane. Dapat ay sa susunod na buwan pa upang mapaghandaan. Ngunit sabi niya, bakit pa kailangan paghandaan kung palabas lamang ang lahat? Pilit lang din ito at bayad lang din itong maituturing sa pagkakahospital ng anak ko. Kaya bakit pa paghahandaan? Sa bawat plano ni Sane ay siya namang tanggi ni Christine. Ni kahit nga reception sana'y ayaw niya. Pero hindi na pumayag si Sane ron. Sa huli, sa isang linggong plano, naikasal din sila agad. "Christine, kung may mga naging kasalanan sa inyo ng anak ko, sana bigyan mo ng pagkakataong makapagpaliwanag siya sa'yo. Pasensya ka na sa kanya. Alam ko na ikaw ang mahal niya noon pa at hindi ako tumututol dun. Pero may dahilan kaya nakasal si Sane sa iba. Ngayon pinilit niyang panindigan ang pangako niya sa'yo na naputol dahil sa nangyari noon. Kung may pagkakataon, iha, mag-usap tayo minsan. Congratulations." Hindi siya nakasagot agad dahil sa mensaheng iyon ng daddy ni Sane. Mabait ito sa mukha pa lang. Akala niya noon, pare-pareho ang mga mayayaman, pero hindi naman pala.
Siguro ay sinabi ni Sane sa ama nito kaya ito may nalalaman. Salamat po, sir. Sa huli, yun ang naisagot niya. Natawa ito't parang naaalaw sa kanya. Masyado namang formal ang sir, iha. Tsaka kasal na kayo ng anak ko. Daddy ang dapat mong itawag sa akin from now on. Bigla siyang nahiya. Sige po, dad. Natawa itong muli, kaya ngumiti siya. Buhat nito ang anak niya na sobra naman ang saya sa muka dahil sa dami ng balloons na naroon na hindi na nga kumain, makakita lang ng balloons, ayos na sa baby niya. Dad, can I borrow my wife? Hindi niya iyon napaghandaan, mas lalong hindi ang braso nitong pumulupot sa kanyang bewang. Hindi siya nakaimik agad, inaabsorb pa ang mga salitang dapat nitong sabihin. Hindi siya nagprotesta, baka kasi makita ng daddy ni Sane. Sure anak, at sundan nyo na agad itong si Sayan para maabutan ko pang mag-alaga ng baby. Sure dad, ilan ba ang gusto mo? Parang bigla siyang nahiya sa sarili. Anong pinagsasasabi nito? Saan naman kaya nito nakuha ang ideya na okay lang sila? Nagtawanan ng mag-ama habang siya naiwang natulala sa ere. Mag-aalas 10 na ng gabi na makaalis ang lahat ng mga bisita kaya agad siyang pumasok sa bahay para magbihis. Masyadong old-fashioned ang wedding dress niya. Paano ba naman si Sane ang pumili? Saradong-sarado, mahaba rin ang manggas na hanggang sakong. Siguro kung balyena siya, baka naging kamukha niya ang sako ng harina. Sakto namang natapos ang pagpapalit nang pumasok si Sane ang kanilang silid. Simula nang sumama silang mag-ina rito, ni minsan hindi sila nagtabi sa pagtulog pero ngayong mag-asawa na sila, kinakabahan siya. Hindi niya sigurado kung natatakot ba siya o sadyang kinakabahan lang na may gagawin ito. Pero iyon nga ba talaga ang nasa puso niya? Para kasing hanggang isip lang niya yun, may parte kasi sa puso niyang nangihinayang. May kukunin lang ako. Don't worry, hindi ako dito matutulog kung yun ang gusto mo. Sabi nito, nang makita siya nitong lumabas ng banyo, wala siyang naisagot dahil parang ang hirap magsalita, lalo na at natigilan siya nang makita ito. Ang gwapo nito sa suot na suot, ayaw lang niyang aminin sa sarili. Oo nga't magkasama sila sa isang bubong pero hindi sila madalas magkita. Kung minsan, agahan at hapunan lang sila nagsasabay. Sa guest room din ito natutulog at kung minsan, mag-uumaga na kung umuwi ito. Pero hindi naman ito nakakaligta ang makipaglaro sa anak nila kapag ito ay narito. At bago man ito umalis o matulog, hindi nito nakakaligta ang humalik sa kanilang anak. Parang pinatunayan lang talaga ni Sane na bata lang talaga ang ugnayan nila. Nalulungkot siya pero diba, ito din naman ang gusto niya. Ang tanong, ito nga ba talaga ang gusto niya? May kinuha ito sa mini table sa gilid ng kama. Hindi niya na inintindi at inabala na lang ang sarili sa pagsusuklay sa harap ng salamin. Kung minsan, palihim niya itong sinusulyapan. Nang tumayo si Sane sa pagkakayuko, mabilis niyang pinihit ang ulo upang hindi nito mapansing tinitignan niya ito. Dumaan ito sa likuran niya. Akala niya ilalabas na ng silid pero nagkamali siya. Bumalik ito sa likuran niya at pinihit siya nito paharap rito. Nagulat siya roon ngunit mas nanlaki ang mata niya nang hawakan nito ang panga niya at dinampian ng masuyong halik ang nakaawang niyang mga labi. Para siyang namalikmata nang bumitaw ito at walang sali-salitang tumalikod. Nahimasmasan lang siya nang marinig ang paglapat ng pintuan. Ang mga babae, once na nasaktan, mahirap nang magpatawad, lalo na at niloko siya ng lalaking pinakamamahal. Sa part ni Christine, hindi madali nakalimutan ng lahat dahil lamang pinanindigan ni Sane ang anak nila at pinakasalan siya. Nagagalit siya dahil hindi siya kusang nagpakasal. Nagagalit siya dahil kailangan pang umabot sa mga bilangan ng gastos. Parang sobra naman na ito. Ito na nga ang may kasalanan ng lahat. Tapos ito pa ang may ganang manakot. Kahit sino naman, imbis na patatawarin niya, nadadagdagan pa ang galit niya para sa lalaki. Dahil sa mahangin itong mga desisyon, hindi siya umaarte. Sadyang galit talaga siya. Dahil imbis humingi ito ng tawad, mas ipinakita ni Sane na kaya siya nitong pasunurin dahil sa katayuan nito sa buhay. Magandang umaga po, Manang. Bating bungad niya sa may edad na kasambahay, si Manang Saleng iyon na nasa 65 na. At sabi nito, binatilyo pa lamang daw si Sane ay katulong na ito ng mga Valdemore.
Ang sabi nga rin ni Manang Saling, sa kabilang bahay siya sa parents' house ni Sane, pero kinuha raw ito roon ng amo. Bukod kay Manang Saling, may dalawa pang kasambahay si Sane. Nagtaka nga siya kung bakit marami, gayong si Sane lang naman ang narito noon. Pero ang sabi ni Manang, nadagdagan daw ng kasambahay ang asawa niya noong dumating silang mag-ina. Sabado ngayon at kagaya ng dati, wala naman siyang ibang ginagawa kundi alagaan ang anak niya. Pero maaga pa kaya tulog pa ito nang daanan niya sa silidang bata. Magandang umaga, Ma'am Christine. Kumuha siya ng tasa. Nakasanayan niya na kasing uminom ng kape bago mag-agahan. Alas 6 pa lang pero mukhang nakaalis na si Sane. Lagi namang ganun eh. Medyo nasasanay na nga rin siya. Nagtaka siya na habang nagtitimpla, naghahanda naman ng agahan si Manang. Mamaya pa po ako kakain, magkakape na lang humuna ako. Aniya rito, ngunit tuloy lamang ito sa pagsasali ng sinangag sa lagayan. Ah sige, eh si sir na lang muna ang hahainan ko, baka pababa na kasi ang asawa mo. Biglang kumabog ang puso niya, akala niya kasi nakaalis na ito kanina pa. Ganun po ba? Tulungan na kita, Manang. Ayos lang, ma'am, ako na ho rito. Baka makagalitan kami kapag pinagtrabaho ka namin. Napasulyap siya sa matanda. Christine na lang po kaya ang itawag niyo sa akin, Manang. Para kasing masyadong social lang, ma'am. Isa pa ho, sanay ako sa trabaho kaya ayos lang. Pasensya ka na, ma'am. Kabilin-bilinan kasi ni sir na huwag kang pagtatrabahuhin dito sa bahay. Kami ang mapapagalitan nun. Ramdam niya ang pangamba sa boses ng matanda. At nagutos din po si Sir Sane na ma'am po yung itawag namin sa'yo. Parang ayaw niyang maniwala kasi hindi nga siya nito kinakausap tapos may ganun palang utos ng lalaking yun. Anong gusto nito? Matulog na lang siya buong araw? Di pa siya lumpo para gawin yun, no? Huwag po kayo mag-alala. Ako po ang bahala. Agad siyang napasulyap sa matanda nang kumuha ito ng tasa. Ako na dyan, Manang. Sa inyo po ba? Tinitignan siya nito. Hindi, kay Sir to. Mas na-excite siya nang malamang kay Sane ang titimplahin nito, kaya kinuha niya at siya na ang nagtimpla. Sigurado ka ba? Hindi naman po siguro ko mapapagod dito, Manang. Natawa tuloy ang matanda sa kanyang biro. Nang may ayos ni Manang Saling ang dining, ay nagkwentuhan na sila nito sa kusina habang umiinom siya ng kape. Pero nang makitang parating na si Sane, tumahimik siya sa pagtawa. Bigla ring tumahimik. Lumapit si Manang Saling sa binata. Sir, aalis na po kayo. Maupo po muna kayo't kumain. Hindi siya lumingon sa dako ng dalawa. Alam niyang nakatingin si Sane sa kanya, kaya hindi niya ito nilingon. Maliliit na ako sa meeting ko, Manang. I have to go. Sagot nito. Bigla tuloy niyang namiss ang boses ng lalaki. Kahit magkape ka na lang muna, ang asawa mo pa naman ang nagtimpla niyan. Parang bigla siyang nahiya dahil sa bibig ni Manang. Lumapit pa ang matanda at hinila siya palapit sa mesa. Si Ma'am Christine ang nagtimpla niyan. Gumising pa ng maaga ang asawa mo para ipaghanda ka ng agahan. Kasinungalingan talaga ni Manang Saling abot langit. Saglit niya itong tinignan at bigla itong sumimangot. Di ba, Manang, ang sabi ko? No, hindi. Si Manang talaga ang nagluto. Ako lang ang nagtimpla ng kape mo. Humina bigla ang dulo. Nahiya kasi siyang bigla sa sarili. Hindi ito sumagot. Kinuha ang tasa at sunod-sunod iyong nilagok. Hala, pero umuusok pa yun ang timplahin niya. Hindi ba napaso ang dila niya? Mga iniisip na bigla na lang naglaho nang bulungan siya nito. Thank you for the coffee, wife. At isang mabilis na dampi ng halik sa pisngi. Hindi niya alam kung mahihiya ba siya o kikiligin dahil nakita iyong lahat ni Manang Saling. Dahil nababagot siya, tinawagan ni Christine ang kapatid, kinamusta at tinanong kung maayos ba ito. Kahapon lang dumalaw si Christian pero namimiss na naman niya ang kapatid, ang pagiging maharot nito at palabiro. Matapos niyang makipagtsikahan sa cellphone, nagsimula na siyang mag-vacuum, pati ang lahat ng silid sa taas ay kanyang nilinis, maging ang mga kurtina at mga bedsheet, pinalitan na din niya. Ang sabi ni Manang sa kanya, hindi daw siya pwedeng pagtrabahuhin. Bakit? Hindi pa naman siya lumpo ah. Isa pa, kaya naman niyang mga gawaing tulad nito. Sanay kaya siya? Habang naglalaro si Cyan sa nursery room na pinagawa ng papa nito, ay siya naman ang pagiging busy niya. Kahit ito na lang ang maitulong niya sa mga kasambahay. Ma'am, anong ginagawa mo? Huwag ka na dyan. Kami na ho dyan.
Isa yun sa mga katulong si Edna na siguro na sa 27 pataas na. Mabait ito sa tingin niya kahit hindi sila halos nag-uusap. Ramdam niya ang pagkailang ng dalawa pang kasambahay sa kanya. Ni hindi nga halos nagsasalita sa tuwing sila ay nagkakasalubong. Patungo siya sa likod para maglaba. Siya na ang gagawa para naman mabanat ang buto niya. Dahil nasanay siya sa trabaho, kaya hinahanap-hanap ng katawan niya ang pagod. Siya na lang ang bahalang magpaliwanag kay Sin kung sakali mang malaman ito. Pero alam naman niyang hindi nito malalaman hanggat walang magsasabi. Lalaban ko, Ed! Pero ma'am, kabilin-bilinan ho ni Cersei na huwag kayong pagtrabahuhin. Baka ho malaman niya at mawalan ho kami ng trabaho. Nag-aalala ito hindi sa kanya, kundi sa trabaho. Sa bagay, sino nga naman siya para alalahanin ng kung sino? Ayos lang, ako na rito. Isa pa, kung isusumbong ninyo ay di talagang malalaman ni Sane. Pero kung hindi, wala siyang malalaman. Napakamot ito ng ulo. Tinalikuran niya kahit nagdadalawang isip ito. Pagdating sa likod ay naroon si Soli. Ang sabi ni Manang, ito raw ang tagalaba. Nakikita nga niya nagwawashing ito. Tumaas ang isang kilay nito. Parang simula nang dumating sila ay ganito na ito. Kaya iniisip niya na baka manirisim na nga nito ang pagtaas baba ng kilay habang nakatingin sa kanya. Ma'am, bakit niyo kinuha yan? Nung isang araw ko lang pinalitan ng mga kortina. Naglinis kasi ako, Sol, kaya tinanggal at pinalitan ko na rin. Huwag ka nang mag-alala, ako nang maglalaba para hindi na dumami ang trabaho mo. Malumanay niyang sabi. Pero naglalaba pa ako. Kung gusto mo, ma'am, mamaya ka na't ilapag mo na lang muna dyan sa mesa. Sabay tingin sa mesa sa tabi ng washing. Hindi na, pwede ko namang kusutin ang mga kortina. Hindi naman ito mahirap labhan dahil sabi mo nga kapapalit mo lang. Hindi niya alam kung sinasadya ba nito na tignan siya pataas pababa, ngunit kahit medyo ilang siya, hinayaan niya na lamang. Binigay nito ang powder at mga gamit sa paglalaba, kaya sinimula na niya para maaga siyang matapos. Naroon naman si Sayan kay Manang, ibinili niya bago siya nagtungo rito, kaya ayos lang na narito siya. Inabot ng 3 oras ang paglalaba niya dahil sa kapal na mga sapin sa kama. Iwawashing niya sana nang sabihin ni Sol na bawal daw yun iwashing dahil baka masira at magalit ang kanilang amo. Kaya hayon, todo kusot siya. Pagod na pagod at mahapdi na rin ang mga kamay niya nang matapos sa pagbibilad. Nagpahinga muna siya sa sofa. Hapon na rin pala, hindi niya iyon napansin. Hanggang sa nakatulog na lang siya dahil sa pagod. Hindi na siya nakapagpalit ng damit o kahit ang nakapagsuklay man lang, nakatulog na lang sa ganoong ayos. Naalimpungatan siya at biglang napabalikwas ng bangon. Nagulat pa nang mapansing nasa kwarto na siya. Paano siya napunta rito gayong nasa sala siya kanina? Tinignan niya ang bintana. Gabi na pala at nang lingunin niya ang alarm clock, 8 p.m. na ng gabi. Itinukod niya ang mga palad para tumayo nang maramdaman ang kirot ng magkabilang kamay niya. Namumula iyon siguro dahil sa tapang ng powder na ginamit niya kanina. Tatayo na sana siya para lumabas nang bumukas ang pintuan at gano'n na lang ang gulat niya nang pumasok si Sane. May first aid kit itong dala. Come here, anito at hinila siya sa braso pabalik sa kama. Nagdugtong ang kilay nito. Galit ba ito? Upo, maotoridad nitong utos. Nagtataka man at nagrarambo lang puso sa bilis ng tibok nun, sumunod na lamang siya na walang salisalita. Pumantay ito sa kanya at dahan-dahang ipinahid ang ointment na kinuha nito sa dalang box. Sino nag-utos sa iyong maglaba ka? Seryoso nitong tanong. Wala, nababagot kasi ako dito sa bahay. Kaya nga ako kumuha ng mga kasambahay para may magtrabaho. Binabayaran ko sila para magtrabaho rito. Tapos naglaba ka? Tingnan mo nga ang nangyari sa kamay mo. Paninermo nito sa kanya, parang biglang sumakit ang dibdib niya. Kaya ko naman ah, gusto ko lang namang makatulong. Isa pa, bakit ka nagagalit? Pinilit niyang tigasan ang tinig para kasing konting-konti na lang, maiiyak na siya sa inis. I am your husband. Natural magagalit ako, lalo't nasaktan ka. Tignan mo nga yan. Husband? May husband bang walang pakialam sa asawa ha? Iwinaksi niya ang kamay at tumayo. Bigla tuloy siyang sumabog sa inis. So anong gusto mong gawin ko ngayon? Mukhang kumalma ito bigla. Tinignan niya ito.
Wala, sige na, lumabas ka na dun. Ako nang bahala. Tell me, Christine. Ano bang gusto mong gawin ko? Hayaan ka na lang na nasasaktan. Bakit sa tingin mo hindi ako nasasaktan, Sane? Oo nga't nasa loob tayo ng iisang bahay, pero parang hindi tayo... I can't help it anymore, Christine. I can't help it anymore. Anito at sinunggaban siya ng nag-aalab na halik. Nagulat man pero wala siyang kawala nang ikulong siya ni Sane sa mga bisig nito. Mama? Papa? Nalimpungatan si Christine dahil sa tinis ng tinig ni Sayen. Pupungas-pungas siyang bumangon, ngunit nang mapansing wala siyang damit, agad niyang tinignan ng kama. At ngayon lang niya napagtanto, nakatabi niya pala si Sane at pareho silang, Sayen, baby, wait a second, anak, dyan ka lang ha, sandali lang. At agad na itinapi ang kumot. Kinuha naman ni Sane si Sayen, ito ang pumigil sa anak nila para tumalon sa ibabaw ng kama. Baby, can you play outside first? Mayayusin lang si mama at papa, okay? Kapag tinawag ka ni papa, pwede ka nang pumasok. Nagtataka ang bata dahil hindi siguro siya tumatayo. Paano niya gagawin kung kahit Andis ay wala siya? Ngumiti siya sa anak, kaya nakontento ito at tumango. Okay, papa. Dinampian pa ng halik sa noon ni Sane ng bata bago ito tumakbo palabas. Buti pa yung impacto may suot na t-shirt, samantalang siya na isang saplot ay wala. Pwede ka nang tumayo. Ngingisi-ngisi pa ito, kaya inirapan niya bago hinila ang kumot pataas. Hey! Kainis. Aniya habang patungo sa banyo. Medyo mahapdi ng kaunti ang mga hita niya. Siguro naninibago dahil sa tagal ng panahon na wala nang bumibisita sa kagubatan. I mean, nakagamit sa kanya. Wala naman kasing ibang lalaki sa buhay niya kundi si Sane lang. Marami namang nanligaw, pero dahil iisa lang talaga ang mahal niya, kahit sabihin niloko siya, sa puso niya talagang minahal niya ito ng sobra. Wala pa silang napag-uusapan, puro lang kasi ungo lang ginawa nila buong gabi. Kaya maging ang kipay niya mukhang namagana, maliban tuloy sa mga kamay niya, nanakit din pati ang underground niya. Hey, huwag kang papasok! Banta niya nang tumayo ito at nakangising papalapit sa harap ng pinto ng banyo. Bago pa man ito nakapasok, binato niya ang hawak na kumot at mabilis na pumasok sa loob ng CR at nilock yun. Narinig pa niya ang halakhak nito kaya naiinis talaga siya. Pero sa totoo lang, parang nagbago bigla ang lahat dahil sa pag-uusap nila kagabi. Yun nga lang, wala ring dulo kasi ungol na ang karugtong. Matapos niyang maligo, lumabas na siya ng banyo pero wala na doon si Sane. Mukhang lumabas na ng kwarto o baka pumasok na sa trabaho. Pero Linggo ngayon, baka kasama ni Sayen. Nagbihis na siya bago lumabas ng silid. Siguro handa na siya para ito'y kausapin. Alam naman kasi niya na siya lang ang may problema. Masisisi niyo ba siya kung ayaw lang niyang umasa dahil minsan na siyang nasaktan ng sobra-sobra? Pero siguro nga, lalo na't kasal na rin naman sila. Pero nakasal lang din naman sila dahil sa pananakot ni Sane, kaya talagang nagdadalawang isip siya. Habang pababa ng hagdanan, hindi mapawi ang ngiti niya. Ikaw ba naman ang tigang ng ilang taon tapos biglang nadiligan? Hindi aabot sa tenga ang ngiti mo? Si Sane at Sayen ang agad niyang hinagilap ng paningin at nakita niya si Sane sa sala. Ngunit biglang nagdilim ang paningin niya at nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang makita ang asawa habang may katabing babae't nakalingkis ito kay Sane. Nakangiti rin na animoy sila lang ang tao sa paligid. Manluloko ka talaga, bulong niya at padabog na lumapit sa mga ito. Natigilan siya nang makita ni Christine si Manang Saling na palapit at may dalang dalawang basong juice. Mukhang hindi pa siya napapansin ng dalawa. Abala ang mga ito sa mga tinitig ng paper sa ibabaw ng mesa sa harap ng sofa. Nag-uusap lang pero magkadikit pa at ang malala, nakalingkis rito ang babae. Maganda, maputi at sexy. Ano ngayon? Kahit mala beauty queen, wala siyang pakailam dahil unang-una, siya ang asawa. Ma'am, nasambit ng matanda nang kunin niya ang tray at walang salitang tumalikod para dalhin ito sa dalawa. Diyos nyo, baka init na kayo kasi masyado kayong malapit sa isa't isa. Pauna niya sa mga ito, pinipigil niya ang sarili kahit gusto niya ng manakit, kahit gusto niya ng ipaligo sa dalawa ang juice na nasa mesa. Hindi siya basagulera pero pinipilit niyang huwag magwala dahil ayaw niyang ipakitang nagsiselos siya.
Pero diba, may karapatan naman siya dahil asawa siya. Bumitaw ang babae sa braso ni Zane. Nagulat pa ang asawa niya at agad na dumistansya. Ngayon lang, kung siguro hindi niya pa nakita, baka tuloy lang sila sa ginagawa. Thanks, kanina pa nga ako nauuhawi. Kinuha nito ang isang baso't ininom. Here, hon. Muling kinuha ng kabilang kamay ang isa pang baso at inabot kay Zane. Ano raw? Han? Zane, nakikita mo ba ako? Narito ako sa harapan niyo. Pukaw niya sa asawa na tila walang pakialam sa kanya. Ganito ba dapat? Diba sabi niya kanina, kakausapin niya na. Pero bakit parang iba ang nangyari? Bakit parang hindi na ito makatarungan? Zane, may bago pala kayong kasambahay. Sabi ng babae rito, doon lang tumingin sa kanyang lalaki. No, Ava, she is... Miss Ava pala ang pangalan mo, ha? Hi, ako nga pala si Christine Valdimore, ang asawa ng katabi mo at kinakalantari mo. Ngayon, kung maaari, lumayas ka na dahil baka hindi ako makapagpigil at mapatay kita. Nakita niya ang paglunok nito. Tinignan nito si Zane na sa kanya rin ngayon nakatingin. Han, my... Ava, stop it. Pigil nito sa babae. Stop? Bakit pinapatigil mo? Pagsalitain mo. Gusto ko marinig ang mga sasabihin niya. Medyo may kalakasan ang kanyang tinig at kita niya na ang takot sa mukha ni Zane. Lumapit ito sa kanya para siguro pakalmahin siya. Ngunit nag-aapoy na siya sa galit at parang hindi na rin niya kayang kontrolin ang sarili. Zane, mauuna na ako. Sa opisina na lang natin ituloy ang plano. Sige na. Tumalikod ito ngunit mabilis niyang sinundan at maagap na hinila ang buhok ng babae. Nang sinabi kong umalis ka, dapat umalis ka na agad. Pero dahil hindi, at marahas na hinila ang babae patungo sa unahan. Christine, no. Nagkakamali ka sa iniisip mo. Zane ang buhok ko. Zane, tulong. Pagmamakaawa nito, ngunit patuloy niya iyong hinihila. Stop it, please. Mali ang pagkakaintindi mo, sweetie. Please, bitawan mo si Ava. Nagmamakaawa ito. Ibig sabihin, mahal nito ang babaeng hila-hila niya ang buhok. Christine ang buhok ko. Hindi naman totoo yun eh. Inutusan lang ako, please. Tama na yung buhok ko. Doon lamang siya tumigil nang marinig ang sinabi ng babae. Ano? Tanong niya kay Zane. Aray, ang buhok ko. Ang anit ko. Ouch. Reklamo ng babae habang patayo. Kasalanan mo talaga to, Zane. Pahabol nito bago tuluyang lumabas ng bahay. Anong nangyayari, Zane? Anong sinasabi niya? Ano to? Ano to, Zane? Naguguluhan siya. Gulong-gulo siya. Hindi niya alam kung maiiyak ba o ano dahil wala siyang alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng to. Niloloko mo ba ako, Zane? Sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha. Sinabi nito na drama lang nila yun at walang katotohanan. Gusto lang daw nitong malaman kung nagsiselo siya o hindi dahil kung oo, mahal pa rin niya ito. Hindi naman nawala ang pagmamahal niya sa asawa. Natabunan lang ng galit at sakit. Kailangan bang paglaruan ng puso niya? Paano kung napatay nga niya ang babaeng yun, eh di nagkasala pa siya sa batas at sa Diyos? I'm sorry, hindi ko na sana iyon gagawin ang kaso. Gusto ko lang malaman ko na mahal mo pa ba ako. Nagtiis ako, Christine, dahil namumuhit galit ka sa akin. Gusto kitang yakapin, puntahan sa kwarto mo't makatabi. Ngunit natatakot ako na baka pagtabuyan mo lang. Tiniis ko ang gabi-gabing pagpipigil sa sarili dahil ramdam kong galit ka pa rin. Lumuluha ito sa pangalawang pagkakataon. Bakit hindi mo ko kinausap? Bakit hindi mo ko tinanong? Wala pa nga akong sagot, may desisyon ka na. Tumingin ito sa mga mata niya. Sinubukan ko, diba? Pero ayaw mong makinig. Ilang beses pero ayaw mong pakinggan. Gusto kong malaman mo ang lahat kung bakit hindi ako nakabalik at kung bakit nagkaroon ako ng asawa. Pero ni minsan, hindi mo ko pinakinggan. Nanlalabo ang mga mata niya dahil sa mga luha. Nasa silid sila. Tumakbo kasi siya kanina paakyat para ayusin ang mga gamit nila ni Sayen nang habulin siya nito at inilak ang pinto. Handa na sana ako. Pero ano tong ginawa mo? Hagulgol ang kasunod na mga salita niyang yun. Napaupo siya sa sahig. Tuluyan na siyang nagupo ng sobrang sakit. Lumapit si Zane. Naupo ito sa harapan niya. I'm sorry kung nasaktan kita noon. Ayoko mang gawin pero wala akong pagpipilian. Makukulong si Dad
oras na tumanggi ako. Tinignan niya ito. Bakit hindi mo sinabi? Parang baliw na natawa. Paano nga naman kasing sasabihin ni Sane kung magsisimula pa lang itong magsalita? Pinipigil na agad ni Christine. O diba, may sayad rin eh. Tapos itatanong kung bakit hindi raw sinabi. Kadalasan talaga, hindi maintindihan ng ugali ng mga babae. Please don't leave me. Hindi ko nakakayanin kapag nawala kang muli. Kayo ni Sayan, please. Pati ba ang pagbabayad ko sa gastos mo sa hospital? Kasama rin sa kalukuhan mo? Marahan itong tumango. Hindi ko naman kailanman pababayaran yun. Wala na kasi akong maisip na paraan para makasama ka. Kayo ng anak natin. Nabatukan niya ito. That means pinapatawad mo na ako, right? Ano bang magagawa niya? Legal na rin naman sila at hindi na rin siya muling matatawag na kabit. Mahal niya si Sane kaya magbibigay siya ng huling pagkakataon para sa pamilya nila at sa anak nila na kinuha pala ng lolo nito kaya pala hindi niya makita kahit saan. Pareho silang luhaan, niyakap siya ni Sane. Palatandaan na tapos na ang away nilang dalawa. Sinagot niya naman yun kaya hindi napigilan ni Sane na halikan si Christine sa mga labi. 1 month after, nakapag-enroll na ang kapatid ni Christine sa UP at si Sane ang sumagot ng lahat ng gastos kaya talagang napakasaya ng kapatid niya. Si Sayan ay magpipreschool na rin sa susunod na linggo. Mayaya ito pero mas gusto niyang siya na ang umalalay. Mag-aalas 9 na nang magpa siya si Christine na dalhan ng lunch ang asawa sa opisina. Medyo namimiss na naman kasi niya ang amoy nito. Ang weird lang talaga, siya na rin ang nagluto. Ingat ka ma'am, ngumiti siya. Thank you manang. Tumingin siya sa likuran nito, nakabalik na si Soli. Salamat po ma'am, anito sa kanya. Nawalan kasi ito ng trabaho nang gabi ring umuwi si Sane mula sa trabaho at nakita ang mga sugat niya sa kamay. Si Christine ang nakiusap na kung pwede, pabalikin nila ito. Sinunod naman pala ni Sane ang kanyang pakiusap. Wala si Sayen dahil parang inaaraw-araw ng lolo nito na mamasyal ito kasama ang kanyang anak. Hinahayaan na lamang niya dahil isang linggo na lang at pasukan na. Pagkababa niya ng sasakyan, tumuloy na siya sa building. Alam ni Sane na darating siya pero hindi niya sinabi kung anong oras. Suot ang floral dress na sky blue at flat sandal. Tinuntun niya ang front desk. Hi! Aniya at tinaasan siya nito ng kilay. Ito pa rin ang receptionist na kausap niya dati. May appointment? Anito sa kanya. Ah, wala. So bakit ka pa narito? Ang mga may appointment lang ang tinatanggap dito, miss. Asawa ko ang pinunta ko, miss. Tinignan niya ang nameplate. Miss Adele? Sino? Ang guard? Natawa ito. Sweetie, sabi ko na inarito ka na kaya bumaba na ako. Ngiti-ngiti ito habang palapit sa kanya. Hinapit agad siya sa bewang at hinalikan sa labi. Tinignan niya ang babae sa likod. Kung ako sa'yo, ayusin mo ang ugali mo, Miss Adele. Dahil kahit ngayon mismo, pwede kitang palayasin sa trabaho mo. Bulong niya rito bago nagpahila sa asawa papasok sa elevator. Nakita niya na lang ang paninigas ng babae sa kinatatayuan nito at pilit na ngumiti sa kanya. So satisfying, aniya sa isip. Nakausap na rin niya si Ava at humingi na rin siya ng pasensya. Sa ngayon ay wala ito, ang totoo'y mag-iisang buwan na. Maging si Greg ay wala rin. Sabi nga ng asawa niya, baka nagtanan nga raw. Sana nga para magka-love life na ang mag-best enemy. Masarap, tumango ito ni hindi na makapagsalita. Pero mas masarap ka pa rin kaysa sa sinigang. Anito at sinubuan siya ng karni. Pero bago pa man iyon lumapat sa sikmura niya, maagap na niyang tinakbo ang banyo para sumuka. Parang dumadalas na. Are you okay, sweetie? Nakasunod agad ito sa kanya. Ayos lang pero parang buntis ako, Sane. Tumigil ito sa paghagod sa likod niya. What? At tumayo ito. I think I'm pregnant. Halos ang sigaw na lang ni Sane ang pumuno sa bawat sulok ng opisina. Yes! Magiging papa na ulit ako. Natawa na lang siya. She loved this man so much, kahit minsan natawag siyang mistress dahil sa asawa.